أعوذ بالله من العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yes, Abdullah Banalan, yung ano ka? Okay, ano yun? Paki-off ko ang inyong mic. Okay. Ating ipagpapatuloy ang ating ang history, no? At kung saan ay tulad ng ating natalakay, ito ay alhamdulillah, ay yun nga, ay dadako tayo ngayon sa sabihin natin ay kasala na nangyari sa pagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at saka ni Khadijah bin Al-Khuwailid radiyallahu anha. Okay, at tulad ng sinabi natin na si Khadijah ay dalawang beses nang nabalo, yun nga, at ang kanyang unang asawa ay walang iba kundi si Atiq bin Ayyid at pagkatapos ay si Abu Hala. Okay? At yun nga ay siya ay nagkaroon ng anak kay Abu Hala na lalaki. At course ay lahat ng ito ay pagkamatay ng kanyang pangalawang asawa na si Abu Hala ay maraming mga nag-attempt na gusto maging asawa ni Khadijah, subalit lahat ng ito ay hindi pinalad. Hanggang sa dumating nga sa buhay ni Khadijah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? So pumayag siya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hiniling sa kanyang mga tiyuhin na pumunta sa tiyuhin ni Khadijah, at ang kanyang tiyuhin ay walang iba kundi si Amr bin Asad. Okay? Amr bin Asad. Ito yung tiyuhin ni Khadijah. So sila ay nagtungo sa kay Amr bin Asad upang pag-usapan ang bagay na ito, yung kanilang kasal, yung pamamanhikan, at nga sila ay nagkaroon ng tinatawag na pagkakataon ng taaruf. Ibig sabihin ay makilanlan ika nga yung bawat panig. At yun nga yun yung pamamanhikan. You know? So noon pa man ay uso na, ika nga, tradisyon na yung pamamanhikan. At yan ay depende sa kaparaanan ng bawat tradisyon at bawat nasyon. Sa atin, iba yung pamaraan ng pamamanhikan. May mga kani-kanilang mga step by steps, kumbaga. Kasunod dito ay naisagawa ang kasalan, of course, alhamdulillah. So dumalo sa kasunduan sa kasal sa nikah ang Banu Hashim. Mismo yung tribo na pinanggalingan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung Banu Hashim at mga puno ng o mga leader o kaya mga pinuno ng Mudar. Okay, mga Banu Mudar. At naganap ito pagkatapos ng pagbalik ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa kanyang ekspedisyon o kaya paglalakbay dahil sa pangalakal sa Syria. Okay? So yun, after that, sila ay kinasal na dalawa. Sila ay nag-iisang dibdib. At ang binigay na mahar ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Khadijah, mga kapatid, ay 20 kamilyo bilang dowry. So 20 kamilyo. May mga ilang mga nagsasabi o kaya mga tagapagsalaysay na nagsasabing na 6 na kamilyo. So ibig sabihin sa ibang narration ay 6 camels, pero ang known na narration ay walang iba kundi ay 20 camels. At noon ang edad ni Khadijah ay 40 taong gulang. Okay, 40 years old, na noong panahong ding iyon ay itinuturing siya na pinakamahusay at pinakamabuting babae sa lugar nila. Saangkan at pamilyang pinagmulan. Siya yung pinakamainam at siya siyempre physically, ika nga, socially, physically, and of course ay mentally, intellectually. No? Lahat ay nasa kay Khadijah na. Siya rin ang kauna-unahang babae na napangasawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at hindi siya nag-asawa ng iba na ibang babae bukod sa kanya hanggang sa ito ay bawian ng buhay. Okay? So syempre ay sila ay nagsama at nabiniyayaan at pinagkalooban si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam silang dalawa ng mga supling, di ba? At narito yung kanilang mga ida, yung kanilang mga anak, no? Si maliban kay Ibrahim, mayroong anak si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Ibrahim. Sapagkat si Ibrahim, siya ay anak mula kay
Kanino? Kanino anak si ano? Kanino anak si Ibrahim? Kanino? Yeah, okay. Siya ay nanggaling kay Maria Kibdiya. Oh, the Maria, the Coptic, ika nga the Coptic Christian. Kasi dati siya ay isang tinatawag na Kristiyana, si Maria Kibdiya. So, siya ay nagkaroon ng anak kay Maria Kibdiya na walang iba kundi si Ibrahim. Ito yung nakasahad sa hadith na yung hadith ni sinabi ni Professor Lam bilang paglalarawan kung nung siya ay yumao yung batang itong si Ibrahim. At sabi ni Professor Lam, fa inna ayni tadma, tunay nang ang mga mata ay lumuluha, wal kalbu yahzan, at ang puso ay nalulumbay, wa inna la firakika Ibrahima lamahzunun, at sa iyong pagpanaw at paghiwalay o Ibrahim kami ay nalulumbay. So yun yung doon, dahil yun ang pagkamatay ni Ibrahim. Okay? So ipinanganak ni Khadija ang lahat ng kanyang mga anak, ika nga, at wala siyang ibang naging anak, no? Lahat ng anak ni Propeta Masalam ay galing kay Khadija at maliban kay Ibrahim, no? Sapagkat ito ay galing kay Maria Kibdiya. Kaya naman, may mga nagsabi, no, na si Aisha radiyallahu anha, kaya binansagan si Aisha radiyallahu anha na Abdurrahman. Abdurrahman, may mga nagsalaysay na tinawag siyang Abdurrahman dahil nga siya ay nagkaroon ng tinatawag na anak at nalaglag at hindi pinalad na ito ay mabuhay. Subalit yan ay haka-haka at walang malinaw at walang matibay na proof. Okay, sapagat na nakasaad sa isang hadith na siya ay tinawag na Abdurrahman. Subalit sinasabi ng ibang mga ulama, tinawag lang siyang Abdurrahman bilang palayaw, kumbaga. Katulad ng ibang mga sahabat, mga sahabiya, may mga ibang mga palayaw, but it doesn't mean ay meron silang mga anak. Kaya ni Abu Huraira at iba pa, na kung saan ay may mga kanilang mga palayaw. Anyway, so lahat ng mga anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isinilang ni Khadija maliban kay Ibrahim, sapagkat siya ay nanggaling kay Maria Kibdiya. So ang unang naging anak nila ito yung mga pagkakasunod-sunod. Yung kanilang panganin na anak ay walang iba kundi si Al-Qasim, sumunod ay walang iba kundi si Zainab, sumunod ay si Ruqayya, sumunod kay Ruqayya ay si Kulthum, at sumunod kay Kulthum ay si Fatima az-Zahra. Okay? Then at si Abdullah. Si Abdullah yung bunso. Subalit ang pinakabunso dito ay si Ibrahim. Okay, after Abdullah ay walang iba kundi si Ibrahim. Si Abdullah na tinatawag ding Tayyib at-Tahir. So makikita mo sa mga ibang mga sabi natin sa laysay ng hadith na siya ay binansagan ng At-Tayyib at-Tahir. Yan ay walang iba kundi si Abdullah. Ang At-Tayyib at-Tahir ay ang Tayyib sabihin mabuti, Tahir is dalisay. Okay? So ang lahat ng lalaking anak ni Propeta Masalam mula kay Khadija, lahat sila maging si Ibrahim ay namatay noong mga ito ay musmus pa lamang. Okay? Maliit pa. Sila ay binawian ng buhay. So ang mga babae naman, lahat sila ay inabutan ang Islam at lahat sila ay yumakap dito at kasama rin sila na lumikas patungong Madina. So ang lahat ng mga anak na babae ng Propeta Salam ay nangamatay sa panahon na buhay pa ang Propeta Muhammad Salam, maliban kay Fatima. Maliban kay Fatima. Sibagkat si Fatima ay namatay 6 months matapos na pumanaw ang Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. So bago pa namatay ang Propeta Salam, lahat ng kanyang mga anak ay nangayao na, maliban kay Fatima. Diba? Subalit ang mga anak niya na nangamatay bago yung tinatawag na Islam, bago yung pagkasabihin natin before the advent of Islam, bago yung pagkahirang na Propeta Muhammad sallam, ay walang iba kundi ay nangamatay mga kalalakihan. Mga kababaihan na abutan nila yung Islam at sila'y nagsiyakap. Okay, subalit hindi nga naglaon ay sila'y binawian ng buhay bago pa binawian ng buhay ang Propeta sallam, maliban kay Fatima az-Zahra. Sapagkat siya'y namatay 6 months after ng pagkamatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, may mga nagsabi, no, bago natin pagpatuloy, may mga nagsabi na bakit hindi pinalad na magkaroon ng anak na, I mean, na bakit hindi pinalad na mabuhay na matagal ang mga anak na kalalakihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May mga nag-interpret, may mga nag-comment, ika nga nagsabi ng mga scholar na ito na dahil nga ay baka ipamana, kumbaga, yung pagiging leader at pinuno ng sabihin natin ng sambayanan na walang iba kundi yung pagkapropeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ba?
na baka yun ang kinatatakutan. Subalit ito ay kalam na kung saan ay walang mga konkretong batayan, dahil kung tutuusin natin, ito ay sasalungat kumbaga sa mga sabihin natin sa mga naunang mga propeta. Kasi yung mga naunang mga propeta ay may mga anak naman sila, mga unang mga sugo, gaya ni Noah alayhis salam, di ba? Nabot at lumaki yung tinatawag na sabihin natin yung kanyang mga anak bagko sila ay mga sumusuway pa kay Noah alayhis salam. Subalit naging propeta ba? Hindi. At iba pang mga sabihin natin, iba pang mga tawag dyan mga propeta. Kaya naman yung ano ay parang may tagilid yung ganong komento. At yan ay walang duda, yan ay mula sa itinakda. Ang ating masasabi lamang, yan ay plano ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yan ay itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. At walang sino man ang makapagtatanong at makapagyumbang question ika nga sa kung ano mang gugustuhin ng Allah. At yung wisdom nito ay Allahu alam. At yan ay sabihin natin kung ano man nangangailangan ng iba yung dalil ika nga sa magpagbibigay ng tinatawag na interpretasyon. Anyway, ang mahalaga ay importante. Dadako tayo ngayon sa muling pagtatag ng Kaaba, mga kapatid. Okay? At ang isyu ng paghahatol, kung sino ang maglalagay ng Hajar al-Aswad o sagradong itim na bato sa kinalalagyan nito, sa tamang kinalalagyan nito. Okay? Alam natin ang kasaysayan ng Kaaba, kung papaano, balik silipin lamang natin kung papaano ito sabihin natin ay naglaho at paano ito na-rebuild ulit no ni Propeta Ibrahim at ni Propeta Ismail alayhi salam, at sa haba ng panahon ng dumaan bago ang pagdating ni Propeta Salam ay talagang hindi mawawala nawawala sa tamang kinalalagyan ang Hajar al-Aswad. Okay, bagamat ganun pa man, ito ay sabihin natin, ito ay binalik muli sa tamang paglalagyan nito. Kaya yung nakikita natin ngayon na Hajar al-Aswad, yung pwesto dyan, yan mismo yung pwesto na kung saan ay inilagay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Hajar al-Aswad. Okay? So tunghayan natin, mga kapatid, yung papaano yung pagkakatatag muli ng Hajar al-Aswad at paglagay nito sa tamang paglalagyan. Okay, noong 35 taon ng kapanganakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinimulan ng mga Quraysh na muling itayo ang Kaaba, sapagkat ang Kaaba noon ay mababa ang pagkakatayo. Hindi katulad ngayon na ngayon, mashallah, konkrito na, tapos maganda na siya, 'di ba? Matayog na, 'di ba? Dati ay mababa lamang. Para bagang kaya pang abutin yung bubong ng tao. Kaya naman yung pagkakatay hindi matibay at ito ay mababa. Okay? At ito ay puting bato na ang taas ay hindi hihigit sa 9 na brasong haba. Okay? Ito ay tinatawag na sabihin natin, mga kapatid, white stone yan, mashallah tabarakallah. Kagaya ng Hajar al-Aswad, dati naman ay maputi yan. Kagaya nakasaad sa hadith ni Propeta Muhammad sallam na yung Hajar al-Aswad ay dating puting bato galing sa kalangitan. Ito ay binagsak sa lupa, subalit mula sa hadith ni Tabarani, subalit ito ay nangitim dahil sa kasalanan ng tao. Diba? Dahil sa kasalanan ng tao. Subhanallah, mga kapatid, maiisip natin na yung pagkakasala, grabe pa lang epekto nito sa ng tao. Kasi maging biro mo yung bato ng itim dahil sa kasalanan ng tao, papaano pa kayo yung puso ng tao? 'Di ba? Walang duda. Kaya sa paggawa ng kasalanan ng tao ay nangingitim ang kanyang puso. Hangga't hindi ito nilinisan sa pamamagitan ng pagpanunumbalik at pagtatawba, at the same time ay sabihin natin paghingi ng kapatawaran sa Allah, paggawa ng kabutihan, ay tunay na ito ay babaluti ng itim hanggang sa ito ay malunod sa kaitiman. You know? Kaya naman ito, yung mga Hajar al-Aswad, pati yung mga medyo yung ng Kaaba, ito ay mga puting bato na ang taas ay hindi hihigit sa 9 na brasong haba mula pa noong kapanahunan ni Propeta Ismail alayhi salam. At noon ay wala itong bubungan, wala itong tinatawag na sabihin nating ceiling, ika nga bubong, no? Wala siyang roof, kumbaga. Kaya't nagawang nakawin ng mga
mandarambong na mga kawatan ang yaman na dating nasa loob nito. Kasi dati, although mga kapatid, subhanallah, noon pa man bagamat tinuturing ng mga Arabo na sagrado, okay, sagrado yung sabihin natin yung lugar na yan o kaya yung Kaaba mismo, ay mayroon pa rin. Tandaan natin na ang tao ay ang lugar o kaya ang isang bagay na sagrado ay hindi nagpapasagrado sa isang tao. Kaya huwag kang magtaka na bakit may magnanakaw sa kama sa Makka, bakit may masamang tao sa Makka. Ay talagang tao yan eh. Hindi naman lahat ng nakatira dito ay banal, kumbaga. Diba? May mga talagang mukhang hayop talaga. Diba? Subhanallah. At unfortunately, kahit ako na-experience ko naman yung Madina at saka kahit paano Madina, katira ako ng Madina at sa alhamdulillah nasama ako ngayon, may kukumpara ko talaga na naiba ang tao sa Madina. Okay? Iba yung mga lokal na mga tao sa Madina, sobrang bait nila. Talagang sila ay ano pa ba, para bagang naanuhan pa ng naapiktuhan pa ng mga ugali ng mga Ansar, 'di ba? Hanggang sa ngayon mga kapatid, yung mga salbahi lamang diyan sa Madina, yung mga dayuhan, mga tagalabas, yung mga tagalabas talaga. Kapag sila ay ano, talagang pinapalayas mismo sila ng Madina, nakagaya na nakasaad sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Pero ang Makka talaga, meron talagang lokal dito na talagang ubod ng sama, 'di ba? Kaya wag kayong magtaka na ano, na sabihin natin man na naninakawan kayo dyan o ano pa man, eh, kasi nga ang lugar na banal ay hindi nagpapabanal sa isang tao, you know? Noon pa man ay sa panahon pa ng kamangmangan, bagamat itinuturing nila na banal yan, ay tunay na yung mga kayamanan na meron dyan, nalagay dyan sa loob mismo ng Kaaba ay ninanakawan, okay? Dinadambung kumbaga naman masasamang mga tao, diba? At dahil sa katagalan na rin at the same time by nature, ito rin ay naluma. At sa tagal ng pagkakatayo, naging mahina na ang mga pundasyon, ang mga haligi, ang mga dingding nito at nagbibitak-bitak na rin. Diba? So, alam natin yan sa napakatagal ng panahon. Walang nagtatagal, kumbaga. Diba? Kaya, alhamdulillah, sa panahon ngayon ay napakakonkrito na yung tinatawag na ano, ng yung Kaaba. Kumbaga, at napakatayog na ng Kaaba. Mashallah, tabarakallah. At of course, 5 taon bago ihirang na propeta si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagkaroon ng malaki at malakas na baha sa Makka na umabot sa Kaaba na muntik nang naging sanhi ng pagguho nito. Subhanallah. Actually, hindi lamang yan first time nangyari. Hanggang sa mga sumunod ng pagkakataon mga kapatid na anong unang mga kapanahunan, ika nga, ay talaga makikita natin sa mga old picture ng Kaaba ay talagang flooded talaga siya. Bumabaha talaga at may mga nagtatawaf na nakalangoy. May mga nagtatawaf na nakabangka, 'di ba? Ganun kalaki ang baha noon sa diyan sa Kaaba. 'Di ba? So alhamdulillah, pagdating ng mga panahon, unti-unti itong inaayos ng government, 'di ba? Kaya nagkaroon na ng mga mga drainage sa iba't ibang dako ng sabihin natin ng Kaaba. Kaya kahit anong laki ng ulan at dami ng ulan sa Makka ay hindi naapektuhan masyado ang Kaaba. Okay, ang tinatawag na Masjidil Haram. Kasi nga may mga ano na, may mga drainage na humihigop na, kumbaga, inihigop nila yung baha kapag mayroong tinatawag na ulan, di ba? At yan ay saksi mismo kami dito kapag lumalakas yung tinatawag na ulan dito. At alhamdulillah ay napakasarap sa feeling, no, na magtatawaf ka habang umuulan. Basang-basa sa ulan. Okay, anyway. So yun po mga kapal sa Pananampalatayang Islam. Kaya naman, yun nga ay nagkaroon ng napakalaking baha noon mga kapatid. Kaya lalo pang ito nagiging naging dahilan kung bakit dalong gumuho yung Kaaba. Kaya't naging masigasig ang mga Quraysh na muling itayo ito upang mapangalagaan ang kasagraduhan nito. Nagkaisa ito mga Quraysh na ito na walang gagamiting pera sa renovation, sa pagsasatayong muli nito, maliban na lamang na galing sa mabuti, galing sa halal, at hindi galing sa tinatawag na ibang bagay. Hindi maaaring gamitin dito ang perang galing sa immoralidad, galing sa patubo, yung mga riba. Alam na sa doon pa man ay bawal talaga yung riba sa kanila. Noon pa man, bago pa dumating ang revelasyon sa pagkakabawal, ika nga, upang paigdingin ang pagbabawal nito sa banal na Quran. Noon pa man ay narecognize ng mga Arabo noon na ito ay bawal. Okay? Subalit, yun nga, wala silang mga batas na kagaya ng mga batas na nakasaad sa Quran
Okay, sapagkat ito ay later na lang dumating yung kapahayagan. O di naman kay galing sa hindi pagiging makatarungan sa sino man sa mga tao. Yung mga sabi natin injustice, yung pandarambong, pagnanakaw, yung pang sabihin natin yung pag-agaw ng di makatarungan. So kinakailangan talagang pure ang gagamitin pera nito. Diba? Until now, alhamdulillah, yung ginagamit dyan na pera, kapatid, ay pure talaga. You know? At yan ay hindi kailanman nababahid ng sabihin natin ng anumang bagay na ipinagbabawal. Ika nga, kung ano yung ipinapatayo dyan sa Masjid al-Haram, lahat ito ay pure. At yan ay amana. Amana, ika nga, sa mga sumusunod na humahawak na walang ibang tinatawag na paggagastusan, ika nga, yung Masjid al-Haram, maliban lamang mula sa mga pera na kung saan ito ay pinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. You know? Yung mga yung ginagamit sa maintenance, yung ginagamit sa tinatawag na ano, okay? So yun yung mga kapatid sa pananampalataya. Although may mga sabihin natin na nagkakaroon ng sabihin natin external na problem dahil nga sa kontrata sa panahon ngayon yung mga company, subalit ay hindi ito nakaka-apekto ika nga sa kung ano yung ginagamit sa haram, dahil ang anumang perang ginagamit sa haram ay lahat ng yaon ay sinisigurado nila na ito ay tinatawag na sabihin natin halal. Noong una ay masyadong natatakot silang gibain ito noong bago pa na-renovate yon. Kasi nga siyempre, sa grado eh. So wala pa silang ano ba, pamantayan na ano, ang alam lamang nila na pag giniba ito baka magkaroon ng problema. Kasi nga, tulad halimbawa ni Abraha, meron siyang layunin na gibain yung Kaaba. So pinuksa sila. Pinuksa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya ang sino man maglayo na gibain yaon ay magkakaroon talaga ng problema, diba? Kaya yun yung kanilang mindset, hindi pa nawala, hindi pa sila naka-move on sa nangyari sa kay Abraha, diba? Sa mga nagmamayari ng Elepante, Ashabul Fil, diba? Kung ano ang nangyari sa kanila at batid nila yun. Kaya naman tumatak sa kanilang kaisipan na ang sino man magtangka dyan na sumira ay talaga magkakaroon ng problema. But of course, sa ganitong bagay, good purpose naman. Kasi yun ay masamang layunin. Dito, gigibain nila ay hindi para gibain talaga ng tuluyan, bagkus para i-reform para i-sabihin natin ay i-renovate. Okay? Kaya naman, subalit sinimulan ito ni Al-Walid bin Al-Mughira Al-Makhzumi. Mula din sa angka ng Quraysh. Sinundan siya ng mga tao nang makitang wala namang anumang nangyari masama sa kanya. Diba? Nung unti-unting tinatanggal ni Al-Walid bin Al-Mughira, yung mga dingding niya, yung mga dingding nito, yung mga pader nito, di ba? So nag-observe ito mga elders, no, tsaka yung mga nandoon nasa paligid niya ay hala, inaabangan nila kung meron bang nangyari, kung hihigupin ba siya ng lupa o kaya magbiglang darating yung mga sabi natin yung mga tuyor, yung mga ibo na kagaya ng pagdating sa tinatawag na Suratul Fil, mga ganun mga bagay, o kaya darating yung dragon para siya ano apo, paano tinatawag na apoy, di ba? So lahat nag-aabang sila kung ano yung mangyayari kay Al-Mughira, Al-Walid bin Al-Mughira, di ba? Subalit na napagdanto nila na habang tinatanggal ni man, wala namang nangyaring masama sa kanya, walang mangyari sa kanya, kaya naman sinundan sila agad. Diba? So hindi pa nila natatapos gibain hanggang sa marating nila ang pundasyon na itinatag ni Propeta Abraham alayhi salam, diba? So kahit naman lahat sila ay nagkaisa na, lahat sila ay andun na, diba? Isa-isa sila ngayon nag-cooperate doon sa pag-ayos at pagtanggal ng mga dapat tanggalin at dapat ayusin. At nang sisimulan na nilang itayong muli ay hinahati-hati nila ang bawat bahagi at binigyan ng bawat tribo ng bahagi ng kanilang gawain. O ito yung tribo ng tinatawag na Banu Hashim, ganito yung trabaho. Tribo ng sabi nitong ganito yung tinatawag na trabaho. Diba? At iba pa, Banu Dar, ito yung trabaho. So bawat ay dinideploy ika nga yung mga kawani ng bawat tribo sa kanilang mga tungkulin at gawain. So para lang magkaroon ng sabi natin pagkakaisa na maitayo. Lahat ika nga, bawat tribo may ambag doon sa pagtatayo. So ang iba't ibang tribo ay nangolekta ng mga bato at nagsimulang magtrabaho. So doon mga kapatid ay nagkaisa sila sa pagtayong muli ng Kaaba. Ang nangasiwa sa pagtatayo ay isang Romanong tinatawag na mason. Wait lang ha. Merong tinatawag na Romanong mason mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Of course, unknown yung pagkakaano sa kanya, kung paano siya napadpad dyan, hindi ko alam.
ang history kaysa Romanong masuna ito, kung bakit siya napadpadyaan sa Kaaba. Siguro alam natin, kasi alam natin na dati pa, bago pa dumating yung Islam, ay yung mga Kristiyano, ika nga, kalat na dito sa Arabian Peninsula. Diba? Kalat na sila dito. Siguro marahil ay dyan siya nakatira, dyan sa sabihin natin Kaaba, o dyan sa Makkah, at nanatili. So, mayroong isang yung Romanong Mason na nagngangalang Bakum. Siguro, wag nyo malihin to, baka sabihin vacuum, ha? Okay, hindi Bakum. Ang pangalan pa, hindi yan Bakum, kundi Bakum. Yan po yung tamang pagkakabigas ng kanyang pangalan. At lalong hindi vacuum. Okay? So, Bakum. So, para ninyo makalimutan, alahan nyo lang yung vacuum. Okay? Para sa ganun ay tumatak sa isip ninyo na yan po ay ang Romanong Mason na nagnganga, sabi natin, ay nangasiwa sa pagtayo sa tinataw na Kaaba. Siyempre ay Mason. Ay alam natin kung ano yung trabaho ng isang Mason. May medyo expert kumbaga sa bagay na iyan. So, ang gawain ay nagpatuloy sa pagkakaisa hanggang sa dumating ang oras upang maibalik ang sagradong bato na itim, which is ang Hajar al-Aswad, sa tamang lugar na ito. Ano bang trabaho ng Mason? Anong trabaho ng Mason? Sa mga nakakaalam. Ay, okay. Sila yung nangasimento at saka balat ng hangin. Okay. Ibig sabihin, expert. Siya yung, kaya pala siya yung nangasiwa kasi expert siya sa ganung gawain. Okay. Paano pagdikitin? Ika nga. At alam naman natin dati, ang simento noon ay, ito ay mula sa clay. Mula sa, sabihin natin, ay mud. Kumbaga, hindi katulad ng, wala silang katulad na simento nga, meron tayo ngayon. No? So, kasi tayo, alhamdulillah, advanced tayo yung mga kagamitan, kumbaga. Kaya, subalit mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sumiklab ang alitan sa pagitan ng mga pinuno. Kasi mga pinuno ito, mga pasaway din minsan eh, mga matataas yung mga ihi, kumbaga, di ba? Mga pride. Ano mga, alam na naman natin noon sa mga, yung mga ugalan ng mga Arabo noon, napaka-pride nila. Lalo pat yung mga pinuno, ayaw nila magpatalo, gusto na sila lagi yung mauuna. Kasi para sa karangalan ng kanilang tribo. Para sa karangalan ng kanilang pamilya. Yun na, nakuha na natin yan sa yung mga kabilang sa mga ugali ng mga Arabo noon. Diba? Kaya yun ang ginawa. Kaya itong mga ano, ayaw magkasundo itong mga pinuno ng mga bawat mga tribo. Kaya nagkaroon talaga sila ng alitan. Kaya itong mga tauhan, yung mga nasa ibaba na apiktuhan, bagaman sila ay nagkaisa, pero yung pinuno ay problema. Diba? Kaya sumiglab talaga yung alitan sa pagitan ng mga pinuno at tumagal ng 4 o 5 araw yung alitan na yaon, mga kapatid. Okay, halos lahat ay yes, Nelsa, you have a question? May ba nagtaas po kayo ng kamay? Sorry po, napinudot lang. Okay. So yun po yan, mga kapatid. So di ba? So nagkaroon ng problema, tumagal ito ng 4 o 5 araw. Bawat isa ay naglalaban para sa karangalan ng paglalagay ng bato sa posisyon nito hanggang sa tumindi ito at halos umabos sa labanan sa lipain ng Makka. Halos magdanak ng dugo diyan sa sabihin natin sa Makka sa mga panganahong yaon dahil nga lang diyan sa karangalan na yan. Dahil sa tinatawag na sabihin natin karangalan. Kaya bawat pinuno, bawat mga miyembro ng pinuno ay alam mo, ina-uncover nila yung kanilang mga espada at tinutok na sa bawat isa. Alam mo yun? Sa atin ba, barilan na ba? Magkakaroon ng barilan. Kumbaga. So yun yung mga kapatid. So ayaw patalo talaga. Kasi bakit? Dapat kami ang dapat na, sa bawat tribo, bawat pinuno, sinasabi nila na kami ang dapat na umano dyan. Kasi kami yung nangunguna. Hindi kami, kasapagat ganyan. Ay, hindi rin magpatalo yung mga Banu Hashim. Hindi, kasi kami ay nanggaling. Kami ang sabi na ganyan-ganyan. Kami yung mga ano, ng, mga ganun, kanikanya mga katwiran. Diba? Kaya naman ay nagkaroon ng napaka matinding alitan si Gawan at iba pa. Diba? Siguro, umantong sa suntukan o ano pa man. Pero talagang muntik nang magkaroon ng pagdanak ng dugo diyan sa lugalupain ng Makka dahil sa bagay na iyan. Okay? Dahil sa karangalan nga ng sino man yung, kasi marangal, itinuturo nila na sino man yung makahawak doon at mailagay man lang sa tama. Biro mo yun? Mailagay lamang doon sa tanataw na tamang paglalagyan ng Hajar al-Aswad. Kahit na ikamamatay nila, sa ngalan ng karangalan, gagawin nila yun.
sa atin ngayon nakaliwaliwalang patayan siya, wala akong pakialam. Wala akong pakialam diyan, eh, kayo nang ano diyan, wala akong pakialam. Nga ganun, walang pakialam pagdating sa karangalan. Ngayon masyadong tinatawag na sa panahon ngayon, subhanallah, yung dayuth ba? Yung tinatawag na dayuth na walang pakialam. Yung ibig sabihin ng dayuth literally, ito ay walang tinatawag na pakialam, di ba? Ito man ay may kinalaman sa karangalan, may kinalaman sa puri, dignidad, dangal, ika nga. Then, ang tawag sa taong yan, literally, ay the youth. You know? So, yan yung mga kapatid. Dati, hindi ganun. Hindi ganun yung tanatawag mga. May panindigan yung mga Arabo noon na talagang ipaglalaban nila ang anuman kahit pabuhay ang kanilang itataya sa ngalan ng karangalan, sa ngalan ng tanatawag na sabihin natin kasikatan, sa ngalan ng pabor. You know? Kahit sa kabutihang palad, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ay naroon si Abu Umayyah bin Al-Mughira Al-Makhzumi. So ito ay siguro kamag-anak ni Al-Walid bin Al-Mughira. Kung ako nagkamali, ay kapatid ata to or ano. Kasi ang mahalaga sila ay sabihin natin ay magkamag-anak. So si Abu Umayyah bin Al-Mughira Al-Makhzumi ay nandoon that time na nagpayo sa kanila na lutasin na lamang ang anumang bagay na namamagitang alitan sa kanila. Kasi paano pa siguro convincing power niya ba? Kasi matindi no, nagkagulo-gulo yung mga tribo, nandiyon pa rin sa gitna siya, at talagang nag-voice out siya. Diba, sa halip na kayo ay mag-away-away, magkasundo na lang kayo, pag-usapan yung problema, kasi pag yan ang ginawa ninyo, ay may tutuloy yung pagsabihin natin pagpatayo ng maayos ang Kaaba. Kung patuloy kayo mag-away-away, papaano may tatayo ito ng maayos? Diba? So, narealize sa Manila, may mga utak din naman yung mga yun. Kahit napagkasunduan nila na ang sino mang unang papasok sa kanila sa pintuan ng masjid ay siyang ikalulugod nilang maglagay ng itim na bato. So, doon sila, okay, ganito na lang. So, isa sa kanila, ika nga, okay, sabi isa sa kanila ay tumayo, sabi niya, ganito na lang para magkasundo tayo. Sino man yung unang mapapasok dyan sa pintuan ng masjid, dyan sa masjid, which is yung tinatawag na ano, yung area na kung saan masjid, kasi maliit pa naman ang area ng masjid doon, diba? Ay siya yung magdidesisyon. So lahat sila, sumang ay okay, sa ngayon, para magkasundo. Kaya abang-abang din sila kung sino. Diba? Ilabag sabihin, lahat ng kanilang paningin ay doon sa sino mang talagang. Walang sinabi kung ilang oras silang naghintay. Walang nakasaad doon sa history. Ang mahalaga, talagang naghintay sila kung sino talaga yung unang papasok. Yung unang papasok. At sila yun ang pinagkasunduan nila. Kaya alhamdulillah, yan ay tinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang unang pumasok. Ang unang pumasok. At talagang iyan na yan. Nakatakdi na pwedeng baguhin yan. Nandun na talaga. Diba? Napagkasunduan nila. At yan ay isa sa mga nagsisilbing batayan ng karangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noon pa man bago pa siya hihirang bilang isang propeta. Na siya ay kilala pagdating sa bagay na ito. Subhanallah. At nang siya nga ay makita nila, ay na pumasok na si Propeta Muhammad, nakita lahat ng mga nandoon, kitang-kita nila kung sino ang unang pumasok. Diba? Nakita nila no, ay nagsigawan agad sila, Al-Amin! 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 Ano ba? Ganun ba? Nag-cheer-cheer sa sila. Al-Amin! Al-Amin! Nag-cheer-cheer sa talaga sila, Al-Amin! At ayan, humiyaw lahat ng mga boses sila, lahat sila ay nagkaisa sa boses, Al-Amin! 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 Di ba? Ibig sabihin naman pagkakatiwalaan, di ba? So, kami sabi nila, lahat sila ay nagkaisa ng boses. Kami ay nalulugod na siya ang maglalagay ng bato. Yun na. Doon sila nagkasundo. Ayan, si Muhammad. Di ba? Ayan na si Muhammad. Al-Amin. At nang makarating nga ito sa tinatawag na sabi natin kinaruroonan nila, ay ibinalita nila sa kanya ang kanilang desisyon. Lahat sila ay nagtungo doon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam mo ba na? Alam mo ba na napakapalad namin na ikaw yung pumasok? Di ba? Kasi alam nila kung ano yung ugali ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid. Di ba? At yan isa sa mga napakalaking katibayan mismo laban sa kanila noong dumating nga ang revelasyon at nagpahayag na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang pagkapropeta at bilang pagkasugo. Tapos kanila itong tinanggihan at ibabato naman kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Paki-off po yung ano mic. Ano 'yun? Okay. At sasabihin naman ng mga ato sa kanila nung pagkatapos sa rebellion, ay sinungaling ka, ikaw ay magician, ikaw ay sinungaling, nag-iimbinto ka lamang. Lahat yun, ika nga, ay yung mga pananalitang yaon ay laban sa kanila. Bumabalik sa kanila dahil noon pa man ay kilala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila mismo ang nagbansag na Al-Amin. Okay?
sila mismo, yung mga Arabo noon, yung mga Quraysh, sila mismo ang nagkaisa sa bansag kay Propeta Muhammad na Al-Amin. Okay, ibig sabihin ang mapagkakatiwalaan. Diba? Kaya naman sabi niya, ikaw nung pumunta, lahat sila pumunta doon kay Professor Lam para sabihin yung magandang balita na ikaw yung napili, ika nga, ng mga tribo upang magdesisyon, dahil kung hindi ay hindi matatapos ang hidwaan at alitan, ika nga, at pataasan ng mga tribong ito. At humingi siya ng tela. So ang ginawa, napakahusay. So dito pa lang mga kapatid ay napakahusay na ni Professor Lam pagdating sa tanatawag na desisyon. Pagdating sa tanatawag na pagdesisyon ng mga bagay, papaano ayusin yung mga nag-aaway-away. Gumamit siya ng mga practical na halimbawa upang pag-isahin yung mga taong hindi nagkakaisa. Subhanallah. At yan ay isa sa mga napakagandang katangian ng isang leader, ng isang pinuno, yung mayroonong siyang gumawa ng desisyon o makatarungang desisyon para resolbahin ang mga problema sa lipunan. Otherwise, kapag hindi siya marunong dumiskarte, hindi siya marunong gumawa ng mga desisyon, ika nga, para mapagkaisa yung lipunan, wala siyang kwentang tinatawag na, wala siyang kwentang leader. Wala siyang tinatawag na, sabihin natin, hindi siya karapat dapat maging leader, mga kapatid. Kasi ang totoong leader ay ang mapagkakaisa at mapagkakasusundo-sundo kung ano man yung mga hidwaan sa existing doon sa tinatawag na lipunan. Kaya ang ginawa ni Propeta, humingi siya ng tela at inilagay ang itim na bato sa gitna nito. At pagkatapos ay inutusan silang itaas ito, nang makarating sila sa lugar nito ay kinuha niya ito gamit ang kanyang sariling mga kamay at inilagay ito sa tamang lugar. Diba? So, nandyan yung tela, tapos nilagay yung tinatawag na Hajar al-Aswad. So, bawat tribo, bawat representative ng tribo, kasi hindi naman lahat ay kailangan umawak doon. Eh, baka mapunit yung tela. So, bawat tribo, bawat representative, ika nga ng tribo, ika nga, ay mayroon pupunta doon para humawak. Para humawak. Para sa ganun ay ang paghawak ng bawat representative ng tribo ay nagsisilbing paghawak na rin ng bawat isa. So doon pa lang subhanallah, napaka-wise ng ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pagkatapos ay kinuha niya mismo, pinamumunuan niya mismo yung paglagay nito gamit ang kanyang tinatawag na kamay na Mubarak. Sa pamamagitan noon ay nabigyan ng solusyon, ika nga, at naibsa ng kanilang pagtatalo-talo, alitan, at nalugod ang lahat sa nangyari. Sila'y masaya, sila'y nagsahiyawan, alamin, mga ganun, di ba? Hindi, hanggang sa, yes. Go ahead. Tanong ko lang po, yung pagbasag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya alam na mayroong kasunduan. Hindi niya alam. Wala siyang alam na mayroong kasunduan. Okay? Kaya naman ay nag-aabang sila. Pero alam ni Professor Lam yun, tanatawag na hidwaan sa pagitan ng mga tribo. Alam na meron siyang idea. Pero yung nandoon, yung pagdating ni Abu Umayya at saka yung kasunduan ng mga bawat mga tribo sa bagay na yaon ay hindi alam ni Propeta sila. Ay talagang itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala na mangyari yaon para masolusyonan at para maitaguyod yung sabihin natin yung pagpapatayong muli ng Al-Kaaba. So ito na mga kapatid. So nagkaisalaye, happy together na ulit yung mga tao, masaya na ulit kasi nagkasundo na, di ba? Bumaba yung pride, kinain yung pride ng bawat isa, di ba? So dahil sa desisyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nung kapusin ang Quraysh sa paggugol ng perang galing sa mabuti na inilaan nila sa muling pagtatayo ng Kaaba, ay inilabas nila mula sa hilagang bahagi ang humigit kumulang na 6 na brasong haba. Okay? So, nakikita mamaya, papakita natin yung tinatawag na dyan sa picture yung Kaaba. Actually, yung totoong original na hitsura ng Kaaba, hindi yung square. Hindi po tinatawag na square. Okay? Yan po ay parang parihaba. Para siyang rectangle, yung sukat nun, yung haba nun. Sakop ng Kaaba, nakikita niyo yung Hajar al-Ismail, yung tinatawag na naka-circle doon sa square, para naka-arko. Okay? Yan po ay bahagi ng Kaaba. Yan po ay bahagi ng tinatawag na Kaaba. At isa sa mga patunay dito nung si Aisha radhiyallahu anha ay gusto magsagawa ng tinatawag na ng salasa diyan sa loob ng sabihin natin diyan sa loob ng Kaaba mismo sa panahon ni Prophet sallam,
inutusan siya na magsala lamang sa halip na sa loob sa labas doon sa Hajar al-Ismail, fa innahu minal Kaaba. Fa innahu minal Kaaba. Sabi niya magsala ka diyan sapagkat yan ay bahagi ng Kaaba. At kapag nagdasal ka doon sa loob ng arko na yon ng Hajar al-Ismail, ay para kang nakapagsala sa loob ng Kaaba. Okay? Yan isa sa mga patunay. Kaya naman, so subalit ay yun nga, nagiging ano na siya nung ano na sana. Subalit nakapus eh, kapus yung pera na yung salapi na ginagamit nila. Kaya ang ginawa nila ngayon, tinanggal nila. Inilabas nila ika nga mula sa hilagang bahagi at yun yung Hajar al-Ismail nga. Na kung saan ang tawag dyan al-Hijr o al-Hatim. O humigit kumulang na 6 na brasong haba at ito ang tinatawag na al-Hijr al-Hatim. Okay, dalawang tawag dyan, al-Hijr o kaya al-Hatim. You know? At itinaas ang pintuan nito mula sa lupa nang sa gayon ay walang makapasok dito maliban lamang sa sinumang naisin nila. So makikita natin dyan yung pintuan, bakit nakahang? Diba? Bakit hindi nakaano sa ground yung pintuan ng Kaaba? Nakahang talaga siya, mapapansin nyo, nakahang yung pintuan. Diba? At yun ang dahilan upang sa ganun ay walang basta-bastang makapasok. Diba? Ang pwede lamang makapasok dyan yung mga pinahihintulutan. Kagaya halimbawa sa panahon ngayon, yung pagkapag ay maswerte ka, no, mapalad ka kapag ikaw ay pinahintulutan o kay nakasama ka doon sa mga napahintulutan na makapasok ng Kaaba, at least maka-experience mo. And sa palagay ko, kinakailangan mo munang magkaroon ng dugo ng mga royal family. Yung hirap nun. Magkaroon na magpalahi ka muna mula sa royal family. O di naman kaya at least kung ano man, at least nagiging ano ka, parang tawag royal guard. Diba? At least makasama ka doon sa mga papasok doon. Yung mga tao na kilala, halimbawa, katulad halimbawa ni Bulkiya, o kaya mga galing sa mga Islamic country, mga leader at mga pinuno, diba? O kaya sa mga sabihin natin dito, ika nga sa mga royal family, o sa sino mga pinahintulutan ng authority na makapasok, sila yung mga may pagkakataon at may chance na makapasok sa Kaaba. Diba? Hanggang pangarap na lamang tayo. Who knows? Hindi natin alam. Pag nangarap tayo, tinuling natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala yun, mangyari yun, tapos ikaw lang mag-isa na mga pumasok doon. Diba? Alam mo yun, tulad nung nangyari sa during the pandemic, bago pa nangyari yung pandemic, mayroong naisalaysay, mayroong isang kwento na isinaisalaysay ng isang sheikh, no? Na naginip yung ano na ito, na yung naginip yung ano, yung tao na ito na kung saan ay siya lang balang araw, na naginip siya na nagsala siya sa loob ng haram, na siya lang mag-isa, walang katao-tao. Kaya, yan, bago pa yung pandemic, how many years bago pa nangyari yung bago yung pandemic. So, parang nung narili ito ng isang ano, nangasakan sa mga ano, nakaka, sa mga ibang mga tao, sabi, imposible naman yun. Ang haram ay hindi nawawala ng ano, ng tao. Diba? So, balit na, yun nga, dumating yung pandemic, kapatid, alam natin kung pati yung sa haram ay napakahigpit, diba? Ay halos walang taong pumasok doon para magsagawa ng ibada. Subalit yung tao na ito ay taga doon. Kunya ako nagkamali, ay alam ni Engineer Yusuf yan, kung yung ano yun, yung taga-trabaho ata doon. Di ba? Yes, Sheikh Yusuf, paki ano nga, tama ba yun? Assalamualaikum. Ano mo nga yung ano na yun? Kwento na yun? Yeriya sa nagtatrabaho sa haram. Di ba? Nagtatrabaho sa haram. Anong lahi nun? Saudi no, mashallah, tabarakallah, mashallah. Okay? Mantakin nyo siya lang na, at saka na ano niya, na highlights pa yan. Go ahead. Okay. Hindi, yung experience ko lang sa ano. Hmm. Pag-ibulo na lang gumasok ng mayroon pera kami sa loob, kasama ako na kapasok, pero bawal lahat pati ay hindi ka, mga cellphone, iwan lang sa labas. Sa loob ng Kaaba? Oo, oh, nakapasok ako. Nakapasok ka na? Oo, nung nangyari yung nasa roof, sinama ako ng safety engineer namin. Nakapasok kami, pero manipin, bawal lahat. Bawal lahat, no? Iwan mo pati wallet, cellphone, iwan lang sa security. Subhanallah. Tapos speaker na ka doon. Mashallah. Tapos bro, nung nandun ka sa loob bro, ano yung personal na experience mo doon? Ano yung mga nakikita mo doon? Subhanallah, nandun ako sa loob, wala akong maiisip ko, hindi ko alam kung basta yung iba yung nararamdaman ko. Subhanallah. Wala na, pag-alatis na pagsala lang dalawang mga, tapos yun lang. Tapos nung kinalabas na kami, kinag-special na kami sa loob, sa taas. Subhanallah. Tapos di ba mayroong tatlong haligi?
Meron tatlong haligi sa loob. Sa loob talaga. Tapos nung ikaw ay nung nagsala kayo doon sa loob, saan kayo nakaharap o kanya-kanya nang harap? Kahit saan pwede, yung marami right, totoo yan. Kahit saan pwede, sapagkat yan ay... Okay. So, talikura na, no? Masyarap. Masyarap. Mabili na lang yun kasi minalabas kami agad din nung na-inspection. Napakalitid. Kinuha na lahat ang pangalan, lahat. Nung bago kami umasok doon, napakabur pa kami ng pyramid. Wala man siguro bago lumabas ng pyramid. Subhanallah. Tapos yung ano bro, yung floor is cemento rin or natiling ano siya? Yung sinaunan ng marble. Parang kulay. Mm. Oo, na parang pa brown o red na gano'n. Subhanallah. Sinasabi na kinabit pa ng propeta ng Lord Ibrahim. Alay salam, Subhanallah. Masyaallah, sana all. Sana all. Sana all, masyaallah. Yan yung sinasabi sana all. Yan ang karangalan, masyaallah, na hindi pinagkaloob ng Allah sa mga sa lahat ng tao. Masyaallah, bro. Yan ay tatak na sa history mo yan, mashallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hindi ko lang, hindi mo sinabi sa akin, hindi mo lang sinabi sa akin yan na, mashallah. Kasi, Subhanallah, no? Na, mahigpit ha, mahigpit talaga dyan, no? Kahit pa siguro mga ano pa mga royal family pag pumasok dyan ay talagang ano, kasi syempre for security purpose din yan. Yun doon tayo na umamakit bago umamakit si Muhammad bin Salman, umamakit sa kasi yung sarap dati. I see, okay. Di ba may balita umakit siya noon? Prior to that kasi may inayos siya sa hagdan, pinayos siya yung mga bakal niya doon. Baka nagbigay. Okay. So alhamdulillah. So inshallah sana sa atin mga iba dito, no, hanggang pangarap lang tayo, no, hanggang kasi si Yusuf kasi siya po yung nagtatrabaho sa Haram, engineer po siya doon, kaya may mga may pagkakataon talaga na sabihin na may chance talaga na makapasok siya kasi siya yung nagtatrabaho doon. Pero tayo na visitor lamang, no? At iba pa ay pero we don't know, subhanallah. Ang Allah has ika nga is the best planner, di ba? Anyway, so yun mga kapatid, so yun yung ating tinatawag na ano, kaya ito yung sabihin natin, ito yung nangyari nga sa pagkanilang renovation sa ano, kaya nang ang itinayo nila ay umabot na ng 15 siko ang taas, ay nilagyan na nila ito ng bumbungan ng may 6 na haligi. Meron tinatawag na 6 na haligi. So makikita natin yan, ito yung sa picture na ito, yan yung naka-arko na yan, yan po yung Hajar al-Ismail. Okay? Yan po yung al-Hijr o tinatawag na al-Hatim. Yan po yan. At kapag, kasi dito, ito na, dito sa baybanda na ito, wait lang ha, lagyan natin ng ano. Yan. Ay, sorry. Okay? So makikita natin, ito yung entrance minsan. Minsan talaga, talagang pahirapan talaga dito. Lalo pat before the pandemic, no? Sobrang siksikan talaga dyan. Halos maano mo dyan, magsusujud ka, puwit na yung nasusujudan mo. Subhanallah. To dyan. Dyan yung sabihin natin, dyan nagsala si, dito sa banda na ito, nagsala si Aisha radiallahu anha. Dahil sabi ng Rasulullah, na tunay na ito ay kabahagi ng Al-Kaaba. Kaya pag nagdarasal ka, kung wala kang pagkakataon, kaya alhamdulillah, no? Siguro talaga itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kasi, bakit? Kasi hindi lahat ng pagkakataon, ika nga, ay makakapasok tayo o kay piling-piling tao makakapasok dyan sa loob ng Kaaba. At para lamang ma-experience niya yung pagsala sa loob ng Kaaba. Subhanallah. Pero dahil nga sa habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, siguro pinahintulutan talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala, no? Na hindi makumpleto itong kabuuan ng Kaaba. Kasi nga ito, kabuuan ng Kaaba, dahil nagkulang nga sila ng pera. So inalis dati, itinayo ito yung ibang bahagi nitong al-Hijr, tinayo yan, tinayo. So nagkulang ng pera, tinanggal. Kaya ang nagiging resulta, nagiging square na siya. Kaya ito pinahintulutan siguro ng Allah subhanahu wa ta'ala, no? Kasi nga, para at least, kung hindi man tayo nakapagsala sa loob ng mismo sa loob ng Kaaba na yan, at least dito ay makakapagsala tayo. Meron tayong chance na makapagsala
'di ba? At para tayo nagsasala na rin sa loob ng Kaaba. Kasi ako mismo, alhamdulillah, na-experience ko din 'yan. Isang experience na hindi ko makakalimutan dahil bakit? Dahil nga ay subhan, pinagtutulakan ako. Alam mo yung umiikot lang kami dito. Umiikot kami at saka wala talaga akong layunin na pumasok. Nung umiikot na ako dito, para akong dinala ng tinatawag ng alo ng crowd papunta sa loob. Wala na akong option, ang hirap lumabas. Kaya dito na nag-stay ako sa loob. Okay? Tapos doon ako nagsala. Tapos yun nga sobrang siksik diyan, tapos katabi mo hindi mo maiwasan babae, mga Nigerian, mga Indonesian, tapos magsusujud ka, puwet na yung nasujudan mo, la hawla wala quwwata illa billah. Ay talagang mahirap. Okay? Mahirap kumbaga, I mean, grabe ang experience mga kapatid. Aywa Jason, may problema ka? Sir, yung pinapayagan ba yan dumaan sa harapan, Ustad, kung pag nagtatapos sa lalala sa Kaaba, Ustad? Mm-hmm. Tapos maraming sisikan nyo, nagsasala. Tapos may dadaan pa rin ang magkatawag. Okay. Okay. Batis talaga mo yung abas, lahat ng rose exemption, tulad halimbawa, bawal sa atin na magdikit-dikit sa pagdarasal, diyan exempted na yan sapagkat lugar na kung saan ay di maiiwasan. Okay, yan ay kabilang sa kaida ng tinatawag na sharia, ika ngayong pagpapagaan mula sa pagpapahirap. You know? Kaya naman, exempted yan sa rules. Kaya walang problema na dumaan ka, lalo pat wala kang option kundi dumaan ka doon. At the same time, payo ko, lalo pagka-grounded, huwag ka naman magsala dyan sa dinadaan ng tao. Maghanap ka ng lugar na kung saan ay pwede ka magsala na hindi ka madidisturbo. At the same time, hindi ka nila mapapahamak. Malinaw? Pero dyan ay, alimbawa, pag nasa loob ka na, ay pwede kang magsala dyan kahit siksikan, walang problema. Kaya naman sa pagtatawaf mo, hindi ka pwede magtawaf na dito ka dadaan, papunta dyan. Mag-shortcut ka. Okay, tumambling ka papunta doon sa kabila. Hindi pwede sapagkat ay... yan ay bahagi ng Kaaba. Kinakailangan ikutan mo ang paligid ng Kaaba. Aywas, ito ni Aisha? Sir Aisha? Okay. Lia? Parang mandanan mo, Ustad. Wait po, si Sir Aisha muna. Okay, go ahead. Nakapagsanaran pala ako dyan sa Injil. Mashallah. Nung time natin, Nung time ko, parang bilang wala pa kami sa buo sa loob. Mashallah. And yun yung time na yun, prior to Fajr, kami niya. Mashallah, tabarak. Tapos, kasama na din sa nilakilang din yung sa pagsisyon, yung sa laktong. Sa sobrang dami ng tao, hindi na naman nag-ambisyon na ano. Kasi talagang alibin kaya natin sa mga talagang ng mga religion na masunod ni kalahati lang tayo. Diba? Tapos, nasisisi ako doon na pumunta ako sa pinduan ng Kaaba. Mashallah. Tapos yung kapitin ko na hindi niya lang itong mga tao ito na mahawak sa pinduan. Diba yung pala yung pinduan na yun? Hindi na ako na yun. Ano pa yan? Ay, uyong po yun, mashallah. Sabi ko na lang, hindi na lang niya ako doon. Pagkatapos na lang, may isang bahay niya, pagkatapos siya umiyak, umalis siya, lalaman ang nagdagod sa hanapan. And then sabi ko na lang, gusto ko makasin sa lakas ko, hindi ko pa pala yung gulo, kung lang ako sa dito. Tapos, bibigyan na lang challenge siya, sabi ko, maaari ko kaya ito. Paligid mo. So, manalang pakaingay sa lao. Totoo yan. Parang nagsusubo. Oo nga. Pero, wala lang kung mga narinig.
perfect lang TV, sobrang sakina. Tapos magagawa niya. Nangalog, hindi na lang mamatay. Tapos mamamayin niya, si Edward na lang nang itinulong na natin na yun. Pagkatapos, nagpag-alal na lang sa namin. Parang yung mga gusto mo na nabaga na yung mga luluha na nang hindi mo alam. Parang tears of joy. Parang ito yung ligaya ng kaluluwa, soulful joy ba? Na talagang makakakayak. Tapos talagang mahal mo na lang mga literally. Tapos magsusunod ka. Yung talagang susunod talagang yung katawan mo. Na hindi mo maipagawa na naman yung nararamdaman mo mga sahe, sahe. Yung ano po, yung pag yun din yung nang time na nag-hajj po tayo, yun din po yung first time kong makahalik din sa Kaaba. Okay, sa Kaaba doon sa Blackstone po. Yun nga yung nagtawaf tayo na binalang tayong inanod ng alon papunta doon sa crowded. Tapos subhanallah, parang walang kahirap-hirap na alam mo yun na sobrang crowded. Parang dinadala ka sa alon ng alon papunta doon para lang makahalik ka. Subhanallah. As in, grabe talaga yung experience. At saka dyan po, attorney, yung ano, yung dyan din nangyari. First tayo, yung minsan nagtatawa, yun nga, yung sa tayo, after nagtawa, nagtawaf tayo, nag-steep ako ng bahagya, na nagmuni-muni ba. Tapos, iniisip po sa sarili ko, bakit yung mga tao nakadikit daan sa Multazam? Ito yung Multazam, banda yung Multazam. Yung Multazam, ito yung Multazam. Ito yung sa pagitan ng, ano, pagitan ng Hajar al-Aswad at saka ng, yes, ng pintuan, yan ang Multazam. Yes, yan ang Multazam. Yes. And dyan na kung saan dinidinig ang panalangin sa sino mang nanalangin ng, tali, ng dalisay na mismo nakasaad sa hadith yan. Tapos, dito ako nagstay, abang ako ay nagmamasid sa mga tao umiiyak nga, tapos nakahalumbitin dyan, tapos dinidikit nila yung kanilang kaharap, yung kanilang harap, yung kanilang dibdib dyan. Tapos mayroong isang sheikh na lumapit sa akin. Tinanong ko, sabi ko, sheikh, alhamdulillah, at least kayo doon time, naggalip ako ng Baguio, marunong ako mag-Arabic. Sabi niya, bakit, anong nangyari dyan? Bakit yung mga tao na humiiyak dyan, tumiyano ba, sila ay nag-stay dyan ng mga ilang oras, mga ilang minuto, tapos umiiyak sila. At doon sinalaysay sa akin yung hadith na yaon, na yun nga, at hindi ko makalimutan na yun nga, pa sino man ang nalangin dyan ay tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang ginawa ko noon, Sister Aisha, pumunta ako agad dyan, bahala na pumunta talaga ako dyan. Tapos alam mo, isa sa mga ano ko doon, kasi nais ko lamang doon makapag-aral ng Madina al-Munawwara. So diyan ko pinapanalangin. Okay. Unang lapat ko diyan, yung isa sa agad na pinapanalangin ko ay niya Allah sana matanggap ako sa Madina al-Munawwara. Kaya yun siguro yun yung katuparan, yung pag ano, subhanallah. Alhamdulillah. At so, napakarami lahat tayo sa mga nandito na na-experience magtawaf, nandito sa ano pa ng ukay ng Hajj, no? Ay mayroong mga kanikanyang mga kwento papaano niya na naranasan, subhanallah, iba't ibang kwento ang naranasan natin sa pag-ikot na ito sa Kaaba na ito, na kung saan ay bawat isa sa atin na yung nararamdaman para kang lumulot, dapat first timer siya si Johnny siguro. Johnny, di ba nakapag-tawaf ka na dyan? Si Johnny? Dapat. Oh, yung Biyernes, tapos hindi ka malang nagpasabi nandito ka sa Makka, no? Ang galing mo rin, no? Ah, ito sana, padalang kita ng isang sakong tinatawag na medisina. Hindi malang sabi na nandito sa Makka, subhanallah. Late ko lang nalaman nandito siya sa Makka. Okay? Tsaka hindi rin naman daw ang ibang mercy kasi naiwan yung gift ko sa'yo. Ay, nako. Yes, Chen. Yan, nagbigin. Nako, naiwan mo yung gift mo sa akin. Hindi ko naman hiniling yung gift mo, by the way. Pero susunod na makipagkita sa akin, dubli na yung gift na ibibigay mo sa akin. Anyway. Sayang yung albike. Sayang yung albike. Sa lausas, no, magkaroon tayo ng chance na makita-kita dyan sa Makka. Insha'Allah. Basta dito lang po. Dito lang po. Dito lang po. Insha'Allah. Amin. Dito lang po. Kaya nga, Ustaz, pag-usapan na natin sa buhay. Insha'Allah. Suggestion ni Sister Samia. Ustaz. Mag-ipon tayo. Insha'Allah. Insha'Allah po. Kasi hindi tayo pwedeng umasa sa sponsor eh. Kasi hindi naman lahat tayo binibigyan ng sponsor. Yes.
di ba? So, inshallah, yung mga ano may kakayahan na mag-ipon, wallahi, isa sa mga pinakamainam na pag-ipunan, yung walang iba kundi yung ibada na ito. Yung tinatawag na ibada. Napakasarap mag-hajj na yung nasalapi na gagasusin mo dyan, galing talaga sa sarili mong pagsusumikap. Totoo yan. Yes, I agree. Ustad, tanong ko lang kasi ano talagang kahit na ngayong bagong convert lang kami, lagi kong pinagdarasal sa Allah, sana bigyan kami ng chance. Ng pagkakataon kahit mag-an lang, kahit mag umra lang muna. Paano po siya, Ustad? Paano po mag-umra? Opo. Nagaanap ako dito ng sa Emirates ako sa Abu Dhabi. Saan? Abu Dhabi. Okay, actually meron po mga sa mga Islamic center po, yung alam ko lang sa mga Islamic center ay nag-ano sila ng mga free umrah diyan sa mga Islamic center sa Dubai or sa Abu Dhabi. Pero hindi ko alam kung may mga agency na pwede kang ano. I have no idea po talaga. Yeah, Ustaz, kasi ang umra dito sa Pilipinas, hindi na control na lang si Independent. Okay. Okay, sa isa lang. May agency na, travel agency na hindi na control. Pwede na mag-aaral ng Hajj visa, umra visa. Umra visa, o. Online. Oh, yes. Pwede na. Ay, ang importante, meron kang hotel dyan. Mag-book ka muna ng hotel. Ayaw nila nung pakalat-kalat. Try nyo i-visit. Sa mga requirements yan. Yung, part kasi yun ng Vision 2030 ba? Mm-mm. Relax mo nila yung iba dyan. Pwede na yung umabisa. Kaya pala pinaparami nila yung mga hotel dito sa paligid ng Kaaba kasi because sa ganung rason, ikaw nga, na isa sa mga condition para makapagsagawa ng umrah, halimbawa mag-apply ka sa online, kailangan may booking ka ng hotel. Ano yan, mashallah, maganda, ano na, magandang project na ngayon ng ano, Haramain, mashallah, tabarakallah. Ay, Leah, kanina ka pa gusto magtanong, Sister Leah? Ustad, natanong ko lang, sabi nila, hindi ka daw pwede pumasok dyan sa, ano ba, Makamul Ibrahim pag hindi ka patapos magtawaf. Inong gawain namin nung hindi ko pa alam. Makama Ibrahim o tanatawang na Hajar al-Aswa, ano, tawag dyan? Sabihin natin this na... This is where, Ustad, pwede siya, ano, kumakaano? Ah, yung Hajar al-Hijr nga, al-Hijr. Aywa, oo. Al-Hatim. Tapos sabi nila, hindi ka pwede pumasok dyan na hindi ka patapos magtawaf? Okay, anyway, kapag hindi naman sinasabing bawal kang pumasok dyan, pero halimbawa, anyway, basically talaga, tapusin mo muna yung tawaf mo bago ka pumasok dyan. Pero may mga case halimbawa sa napakalaking crowded na eh, anong gagawin mo? Natutulak ka dito ng tao. Diba? I mean, kasi tulad sa case namin, minsan nagtawaf kami, sobrang dami ng tao, natutulak kami dyan sa loob. Diba? Pero ang ginagawa namin, syempre, nag-stay kami dyan kasi pwede ka naman magsala habang natutuwaf ka kapag dumating yung sala. Walang problema sa ganun bagay. Pwede mong ihinto bahagya yung tanataw na tuwaf. Just continue after that. Ay, ang ginagawa namin, after naman, bumabas kami just to continue. Sabihin natin, i-continue namin yung tanatawag na, tawag dyan yung pagtatawaf. I mean, pero sa asadya eh, hindi sa mga wala, pag sinasadya mo pupunta dyan, hindi ka patapos wala namang dahilan. I mean, sa kanila, ay sinasabi na hindi maaari. Kasi nga, you have to complete first the tawaf. Kasi nga, maaaring ma-invalidate yung tanatawag na tawaf mo kung ano-ano man. Kasi kabilang sa tanatawag na kondisyon ng tawaf, ay kinakailangan ay hindi nagtatawaf ka na yung ano mo, yung balikat mo na kaliwa ay nakaharap dito sa sabahin natin sa Kaaba. Okay? Tapos, at the same time, ay hindi ka pwede magtawaf na ano tawag dyan, yung pabaliktad. Kinakailangan uniform. Mga ganun mga bagay. O di naman kayo nakalusot ka. May mga sinasabi nila na bakit bawal because of that reasons. So, pero kung ano man, accidentally nakapunta ka dyan, inshallah, well, no problem for that. Just continue your tawaf. You know? Lagi po, pre-pandemic, nung hindi ko pa alam, lagi ka mong pumapasok dyan kahit hindi ka tapos ka rin mag-tawaf. So, kumplituhin nyo muna. At least mag-stay, pag tapos na kasi yung tawaf, kampante ka na pupunta ka dyan, anong mang gawin mo, kahit mag-stay ka ng sabihin natin mga ilang minuto, pwede, walang problema doon. Okay, sabihin, gawin mo muna yung mga, kung ano yung dapat na gawin. Na kung saan, basically, yung tawaf, so kailangan tapusin mo muna yung tawaf mo. You know? Sige, sarap.
Okay, so... Salamat po, Sister. Balik ko mag-tanong po. Go ahead, Sister Sarah. Sister, tanong nga po. Ano po yung okay sa pag-inig ko during power for umra po? Ano po, ano po? Ano po yung ruling sa pag-inig ko? Ay, na. Oh, sira tayo. Bakit pag-usapan natin ang fake dito? Anyway, subhanallah. Ang, anyway, ang nika... Ang tinatawag yan ay khilaf ng mga ulama yung tinatawag na pagsuot ng nikab. But basically, ang ano, hindi pwede magnikab ang sinumang nagtatawaf. Kabilang yun sa ano, nakasahadiyan sa hadith ni Prophet sila mula sa hadith ni Aisha radiyallahu anha na kung saan ay kabilang sa mga ipinagbabawal Prophet sila kapag nag-ihram ng isang babae, yung tinatawag na sabi natin ay nikab. Falatan, tanika, falatan, nakalimutan ko yung teksto ng hadith. Okay? Sabihin, wag mag niqab. Subalit ito ay exemption mali kung ito ay sabi natin mayroong reason. At yung niqab dito sa halip na niqab yung susuotin sa panahon ngayon mask. Gumamit kayo ng mask sa panahon ngayon is face mask. O kaya yung alam mo yung ano niyo yung hijab niyo yung dulo niyo ibaliktad niyo ganyan. Yung hijab. O ipapaganin niyo sa tinatawag na para matabunan yung mukha niyo. Okay? Para hindi siya sabihin natin ma-fold pa doon sa talagang niqab. Bali yung pang ano lang siya ikaka-cover mo siya kagaya halimbawa na ginagawa sa hadith ni Aisha radhiyallahu anha nang sila ay nagtatawaf, di ba? Pag may mga lumalapit na lalaki, ang ginagawa nila, nilalaylay nila yung kanilang duluhan ng kanilang hijab pabaliktad papunta sa kanilang mukha para matabunan yung kanilang tinatawag na mukha at pag wala naman, malayo na yung mga kalalakihan ay inaangat nila ulit para mahihayag ang mukha nila. You know? So yun yung sabihin natin yung rules doon. Pero ano pa man, pag hindi talaga kaya, ika nga, may mga ulama, ito yung sinasangayunan. Sabagay na yun, kung ito ay may mabigat na kadahilanan, lalo pat crowded, o kaya ay sobrang dami ng tao, hindi mapigilan, something like that. You know? Dalawang soundbite, sir. Naman din yung mapapansin namin na okay. Pinagawin na okay. O sige, continue na natin yung ano natin, okay? Sabihin natin na sira natin. Kasi sira pa tayo, wala tayo sa ano, ha? Makalimutan natin. Okay. So yun nga, makikita natin dito, mga kapatid, no? Ano ko lamang, bigyan ko lamang kayo ng idea kung ano yung mga ito. Yan, ano yung mga sabihin natin. Okay. Ayan. So ito yung tinatawag na multazam. Ayan ang multazam. Multazam, ito yon banda sa pagitan ng Kaaba sa kanang pintuan, pagitan ng Hajar al-Aswad. Of course, Hajar al-Aswad, nandyan yung tinatawag na pintuan, Babul Kaaba. Ito yung Babul Kaaba. At ito yung tinatawag al-Hatim o al-Hijr. Itong Hijr al-Ismail. Sinasabi nilang Hijr al-Ismail. At dito yung tinatawag na Makan Ibrahim. Nilagay dito yung Makama Ibrahim. At ito yung tinatawag na Rukun al-Iraqi. Kasi dito, kung dito is merong Rukun al-Yamani, nandito yung Rukun al-Yamani, ayan, sa bandang iyan, bago yung Rukun o kayang haligi, bago maghaligi ng Hajar al-Aswad. So, ang dito naman, sa pagkatapos, yung haligi pagkatapos ng haligi ng Hajar al-Aswad, ang tawag is Rukun al-Iraqi. Bakit tinatawag na Rukun al-Iraqi? Kasi yung direction papuntang Iraq. Ito naman, bakit tinatawag na Rukun Yamani? Kasi yung direction papuntang Yemen. Okay? Di naman, ito naman Rukun al-Shami. Itong sa pagitan ng Rukun Yamani at saka Rukun al-Iraqi ay Rukun al-Shami. Rukun al-Shami. Okay, so meron ditong mizab. Itong mizab na ito, ito yung nakaroon ng tubig, no? Daungan ng tubig kapag umuulan. So dyan sila para ano na yung tubig, makikita siya pag umuulan, no? Dyan, umano yung tumutulo yung tubig na nanggaling dito. At ito yung tinatawag na Satar al-Kaaba, yung kiswa. Ito yung kiswa, yung black na yan. Okay, na kung saan taon-taon pinapalitan at grabe libu-libong riyal ang ginagastos diyan. At of course, itong nasa ano na ito, nasa paligid na ito, ang tawag yan is Shadrawan. At yan ay gawain dati ng mga Quraysh, subalit ito ay iniwan. At ito ay ano pa, sabihin natin ay pinapanatili na yung parang nagiging pundasyon sa ibaba. Ang tawag yan is Shadrawan. Okay? So yun yung mga ilang mga bahagi na kung sa mga pangalan, no, na dapat nating malaman na may kaugnayan sa Al-Kaaba. So, makikita natin mga kapatid, no? Okay. Kaya nga nang sabihin at nang matapos na, no?
nang matapos ang pagdayo ng sa Kaaba, ito ay halos hugis parisukat na ang taas ay humigit kumulang 15 metro. Okay? So, para siyang square na kasi nga tinanggal. Kasi kung pinagpatuloy at may budget, ay parang rectangle yung form ng sabihin natin yung Kaaba. Okay? So, since na pinahintulot ng Allah talaga, tinakdan ng Allah na magkulang, at may mga kadahilanan talaga yan, may mga purpose talaga, kaya nagiging resulta ay nagiging tinatawag na sabihin natin ay parisukat, nagiging square na yung hitsura dito. Okay? At na kung saan humigit kumulang yung taas na 15 metro ang taas. At ang haba ng tagiliran na kung saan nandoon ang Hajar al-Aswad at ang katapat nito ay parihong 10 metro ang haba. Okay? At ang Hajar al-Aswad mismo, mga kapatid, ay nakapwesto ng 1.50 meters from the circumambulation mula sa lupa na kung saan iniikutan sa level ground. At ang tagilirang bahagi naman na kung saan nandoon ang pintuan, ang kabilang panig na katapat nito ay 12 metrong haba. So ang pintuan ay 2 metrong taas mula sa lupa at napalilibutan ang Kaaba mula sa labas nito ng istruktura na ang taas ay 0.25 meters at 0.30 metrong lapad. Inakunsa, ito yung tinatawag na Ash-Shadr 1. So kung babalikan natin, ito yung tinatawag na Ash-Shadr 1. Ito ay original na bahagi ng Kaaba. Subalit ang mga Quraysh ay iniwan nila ito. Okay? So yan. Ito yung Ash-Shadr 1. Okay? Ash-Shadr 1. Yan po yan. Ito'y gawain ng mga Quraysh. Ginagawa nila ng mga Quraysh ito. Subalit, kalaunan ay iniwan. Iniwan na. Kaya ngayon, pinapanatili nila as parang ano ba, para magiging selbing extra foundation, kumbaga. Diba? Yan naman dyan, makikita may mga tao dyan, ay nakapatong dyan. Minsan nga dyan, nung kami nagtatawaf, nagsuntukan talaga dyan, hinila yung lalaki pababa. Subhanallah. Dahil lamang sa sabihin natin ay Hajar al-Aswad. Subhanallah, mga kapatid. Yung mga tao na walang takot sa Allah, mangmang sa reliyon ng Islam, talagang sasaktan yung kanyang kapwa para lang makahalik dyan. Samantalang ang hatol sa paghalik dyan, ito ay sunnah sa sino man na may kakayahan at sa sino man na hindi siya napipinsala at wala siyang mapipinsala. Hindi na magiging sunnah yaon kapag napinsala ka at saka namiminsala ka. You know? So hindi na magiging sunnah yun, mga kapatid. At bagkos ito ay magiging ahantong pa sa tinatawag na ipinagbabawal. Okay? At hindi natin pwede ika nga na isa katuparan ng isang ibada, lalo pat ito ay sunnah, kung tayo ay mahuhulog sa kapahamakan. Bagkos ipinagbabawal na gawin yun ang pagsamba na yaon o kayong tinatawag na ibadang yaon. You know? At kaya naman, may mga iba mga paniniwala pa dyan na mga kapatid natin mga Muslim. Subhanallah, kung hindi ko alam kung saan hinuhugot yung mga paniniwala na ang sabi nila, kapag hindi ka daw nakapunta dyan, ibig sabihin ay kaampun ka ni Satanas. Mga ganun, subhanallah. Pag hindi ka raw nakapunta dyan at hindi ka nakahalik ng sabihin natin ng Hajar al-Aswad, ibig sabihin, nako, ay ang laki-laki daw ng kasalanan mo. Parang hindi ka daw welcome dyan. Tapos yung sungay mo raw ay hindi pa napuputol. Subhanallah, ito mga ganitong klase ng mga paniniwala. Grabe talaga. Yung mga ganyan, subhanallah. At ito pa ha, isa sa mga experience namin dyan. By the way, maano ko lamang, at least para magkaroon tayo ng idea. May mga iba dyan nag-hire, binabayaran. Ganito yung bayad, ganito yung style nila. Magbabayad sila ng mga kalalakihan para maging security guard nila papunta dyan. Para sila, alam mo, paliligiran sila, paliligiran ng mga kalalakihan. Okay, parang security ba? Magiging security nila yon. Kung mayroong mga unang mapahamak yung mga nakapaligid sa kanya at hindi siya. Kaya ito mga ito, binayaran niya, tigwa 100 riyal, okay, ilang kayo? Apat, o 400 riyal, tigwa 100 sa inyo. Basta, ang objective ay, pag pupunta tayo ng dyan sa Hajar al-Aswad, hindi po yun na hindi tayo makarating dyan na nakapaligid kayo sa akin. Diba? Kailangan, kailangan makapunta, subhanallah. Yan, isa yan sa mga ginagawa ng mga taga rito. May ganun po talaga, subhanallah. At the same time, may mga pa dyan, may mga personal account,
personal na experience ko mismo diyan. Alam mo yung ano, yung alimbawa, grupo kayo no. Talagang pag sabing grupo ay talagang minsan na may mga ano, kasi grupo, wag tayong maghiwalay kasi mga baguhan pa yung mga inassess namin eh. Mga baguhan, hindi pwedeng mahiwalay sila, otherwise pag nahiwalay sila eh, talagang maghahanap kami ng tudong paghahanap. Kaya hindi pwedeng magayo, kay kapit toko talaga. Itong mga Indonesian, ang ginagawa ngayon, since maliliit kasi sila eh, itong mga matatanang Indonesian, kinikiliti kami sa gilid. Siyempre, pag kikiliti ka ngayon sa gilid, gaganon ka. Diba? Iipod ka ngayon. Ay, nakaipod ngayon kami. Ay, nakalusot na ngayon itong mga matatandang mga Indonesian na ito. Subhanallah talaga yung mga kanya-kanyang mga ano yan. Kanya-kanyang mga para-paraan, kumbaga. Papaano sabihin natin makaikot dyan ng ano, ng mabilisan at isang tayo makapasok dyan sa Jeral Aswad. Anyway, mga kapatid, kaya naman kapag tayo ay inshallah sa mga hindi pa na-experience na makapag-umra o makapag-hajj, dalangin natin sa Allah na sila ay mabigyan ng pagkakataon ika nga na makarating ng Makkah upang isagawa nilang imang ibada sa Subhanahu wa Ta'ala. Okay. So, yun nga, may kita. Yes. Ha? Wala. Patuloy mo na. Okay. Nagulat man si Sir Mardia. Okay, ito yung tanatang na siya. Shah Zarwan. Okay. So ito yung interior of Kaaba, ito yung sinasabi niyo kasi merong tatlong sabihin natin poste doon sa loob. Merong tatlong poste sa loob ng mismong Kaaba. So yung nakita sa video sa yung nakita ko yung authority ng Kaaba. Oh, may mga kasi ngayon, kahit nga sa panahon ngayon, yung mga halimbawa yung tagapangalaga ng susi diyan, mayroong sabihin natin mula pa sa angkan ng sahaba na ito na pinarangalan ni Propeta Muhammad sallam na siya yung hahawak ng susi at lahat ng kanyang mga angkan ay well protected. Kaya naman napaka mashallah, napaka mapalad itong angkan. Di ko alam kung nakalimutan ko yung sahaba na yon. Na yung angka ng sahaba na ito hanggang sa ngayon dahil sila ay well protected ng authority. Kasi yan ay amana sa kanila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman, mayroong tagapangalaga ng susi, tagapag-ingat ng susi, tagapag-ingat ng sabihin natin ng kiswa, tagapag-ingat ng halimbawa ng pintuan. Okay, may mga naka-assign diyan mula sa na inassign ng mga ng authority. Ayon si Uthman ibn Talha. So ang angka ni Uthman ibn Talha hanggang ngayon, yun sila yung mga namamahala ng ano diyan, tawag diyan ng susi ng Kaaba. So mga kapatid, dadako tayo ngayon sa bilang tinatawag na buod no ng talambuhay ni Propeta sallam bago siya hihirang na propeta. Okay? Ito ay isang pagbubuod sa kabanatang nakuha natin. Okay? So ligtas siya si Propeta sallam sa kanyang kabataan. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang kombinasyon ng pinakamahusay na mga katangiang panlipunan. Nasa kanya lahat talaga bilang isang leader, bilang isang sabihin natin kahit miyembro ng community ay kung papaano papaano siya tinatawag na kumilos ika nga ay bilang nasa kanya na lahat yung mga ugali na yaon. Isang napakabuti, isang napakahusay. Ito ay isang kombinasyon ng pinakamahusay na mga katangiang panlipunan. Siya ay huwara ng taong mataas ang pag-iisip, no? Yung pag-iisip niya ay talagang napakalalim at ang pananaw ay laging tama at walang kapintasan. Yan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naggamit ng malaking bahagi ng mabuting karunungan, matuwid mag-isip at laging tama ang pagpili ng mga pamamaraan sa isang adikain na nais makamit. Diretso ang kanyang sabihin natin ang kanyang desisyon, 'di ba? Buo ang kanyang desisyon, ika nga. At lahat ng ito ay tapat, makabutihan at katotohanan. Ang kanyang mga panahon ng mahabang katahimikan, yung mga pag-iisa niya, pagmuni-muni, kumbaga, ay nakatulong sa kanyang ugali ng pagmumuni-muni at malalim na pagsisiyasat sa katotohanan. So, natatanaw niya sa pamamagitan ng kanyang mayamang kaisipan ang mga pahina ng buhay at kalagayan ng mga tao at komunidad. So, ganun mga kapatid, kasi tinan mo yung mga naghahanap ng katotohanan, di ba? Dumadaan sila sa pagnilay-nilay at pagbulay-bulay at pag-iisip. Kaya't napakahirap na daawahan yung mga yung tao tungo sa kabutihan at tungo sa katotohanan, tungo sa Islam kung siya ay abalang-abala sa makamundong bagay. Napakahirap daawahan nila kasi nga ang kanilang ang kaisipan nila, ang kanilang pag-iisip ay
laging okupado ng makamundong bagay at hindi nila binibigyan ng puwang ang kanilang mga sarili sa katotohanan o paghanap ng katotohanan. Kaya once nakapag sila ay hinayaan ika nga o kaya nagbigay ng espasyo sa kanilang kaisipan at kanilang puso na malaman ang katotohanan, yun pa yung panahon na sila ay gagabayan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ayon sa kanyang kagustuhan, 'di ba? Pero kapag talagang wala talaga, sirado talaga. Wala sirado sa walang mga pag-iisip nila ibang bagay, subhanallah, puro makamundong bagay at iba pa. Kaya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapatid, ay ligtas siya sa anumang uri ng mga pangitain at mga pamahiin na kinasasanayan ng lipunan at ng mga kababayan niya doon sa Makkah. Pagkatapos ay nakipamuhay siya sa mga tao sa pamamagitan ng karunungan sa anumang bagay na may kinalaman sa kanya at sa mga taong involved sa lipunan. Hindi siya nakatatagpo ng kabutihan liban na lamang na siya ay sasali sa paggawa noon. Pag once na alam niya na ito ay mabuti, talagang magpa-participate siya. Kagaya halimbawa ng pagpa-participate niya ng sarang Help al-Fudul, no? At dahil alam niya na ito ay nakakabuti, so talagang wala siyang pinapalampas pagdating sa kabutihan. Lahat ay gagawin niya, lahat ay susuporta siya, lahat ay involved siya. Yun dapat, mga kapatid, ng isang Muslim. Pag sinabing mabuti, mabuti yan, hindi naman masama, bakit tayo mag-aalinlangan? Pero pagdating sa pagsuway, napakabilis natin. Diba, umaksyon kumbaga. Diba, subhanallah, ito'y nakakaano ba? Nakakalungkot, diba, yung lipunan ng mga Muslim sa panahon ngayon. Pagdating sa mga pagsuway, pagdating sa paglabag, ang napakabilis silang ma-involve doon. Diba? Pero pagdating sa kabutihan, sobrang kupad ng kanilang involve. Bagkus ay, meron pa silang sasabihin na di maganda. Ano yun? Paki ano po yung mic niyo po. Okay? Okay, yun mga kapatid. Mm-hmm. So, yan ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Mm-hmm. Dahil kung hindi rin lang kabutihan, ay malayo-malayo siya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malayo-malayo siya sa mga bagay na ito. Noon na hindi niya natutunan ang pag-inom ng alak kailanman sa tanang buhay niya. Hindi siya kumakain ng anumang inialay sa mga batong altar. Ito yung mga sinakripisyo, ika nga, diba? At inialay doon sa mga puon, doon sa mga kagaya ng Santo Niño, Santo Namo, Santo Dito, Santo Dere. Okay? At iba pang mga imahe, kumbaga. Hindi siya dumadalo sa mga pagdiriwang at mga kapistahan ng mga Diyos-Diyosan ni anumang selebrasyon na mayroon ang mga, sabihin natin, mga musyrikun. Okay? Ayon nila yun. Talagang inilalayo siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa halip, mula pagkabata ay malayo siya sa mga uri ng sinasambang ito na walang kabuluhan. Hanggang sa ito ang naging pinakamumuhi sa kanya. Pinakamumuhi sa kanya yung mga bagay na ito, mga kapatid. Halimbawa, yung mga gawaing syirkiya, gawain ng kufur, ay talagang kinamumuhian yun sa puso ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam natin kung paano siya nilinis ang kanyang puso, no? Noong pa man, nung bata pa siya. At noon, hindi rin niya kayang pigilan ang sarili niya kapag narinig siyang sino man na sumusampa sa Diyos-Diyosang si Allah at saka si Al-Uzza. Diba? Ayun na yun. Ibig sabihin talang kinamumuhian niya kapag mayroon siyang nalaman, mayroon siyang narinig na yung taong ito ay sumusumpa siya sa mga Diyos-Diyosan na kagaya ni Allah at saka ni Al-Uzza. Alam natin yung si Allah at saka si Al-Uzza, ito po yung mga known na mga idols, ika nga na mga Arabo noon sa panahon ng kamangmangan. Then, at walang duda na ang kapalaran na kung saan ay itinadhana ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pumapalibot at nangangalaga kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang kanyang patnubay ng walang pag-alinlangan ay naghiwalay sa kanya sa lahat ng kasuklam-suklam o di naman kaya mga masasamang gawain. Sa mga pagkakataong nais gumalaw ng kanyang sarili upang subukan ang ilan sa mga masasarap na dulot ng mundo, mga makamundong bagay, at kapag minsan na nalulugod siyang gayahin ang ilan sa mga kaugaliang hindi kapuri-puri na ginagawa ng mga kabataan, okay, ginagawa ng mga, sabihin natin, mga nasa Makka, no? At ay nangihimasok na agad ang mga makalangit at makadiyos na pangalaga at patnubay, at pinipigilan siya sa pagitan niya at ng gawain iyon. Diba? Ganun ang pangalaga ever since ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa tuwing na alam, kasi bilang tao pa rin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag natandaan natin 'yan. 'Di ba? Nakaramdam siya ng desire
kumbaga, sa mga makamundong bagay. Dahil tao siya eh. Hindi pa rin nawawala yung kanyang ang katangian bilang pagkatao, bagama siya ay nasa pangalaga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang isang propeta. Tao pa rin ang propeta Muhammad Sallam. Diba? Kaya naman, sa tuwing nakakita siya ng alimbawa ng mga kasiyahan, alam mo yung mga lalupat mga kabataan o kaya sa kanyang kapanahunan nung bago pa dumating ang pagiging mensahero niya, di ba bilang isang ano ba, bilang isang bata, bilang isang sabihin natin binata, no? O kaya bilang isang tao na rin, no, ay hindi ligtas siya sa ganung pakiramdam. Subalit nandun yung gabay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa tuwing mag-aatim siya na pumunta doon, kahit lang yung pumunta, hindi siya makihalahok, pero bilang curious lamang, pupunta lamang siya doon tapos magmamasid. Hindi niya nagawa yaon. Hindi niya nagawa sapagkat pinangalagaan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dito nangihimasok na ang makalangit at makadiyos na patnubay at pangangalaga sa kanya ever since ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya naman, mayroong isang salaysay na walang iba kundi ito isinalaysay ni Al-Athir, isa sa mga muhaddithun, na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma hamamtu bi shay'in mimma kana ahlul jahiliyyati ya'maluna bih ghayra marratayn. Kullu dhalika yahulu Allah baini wa baina ma uridu min dhalik. Thumma ma hamamtu bi su'i hatta akramani Allah bi risalatihi. Qultu laylatan li ghulamin kana yar'a ma'i law absarta li ghanami hatta adkhula Makkata فأسمر بها كما يسمر الشباب فخرجت لذلك حتى جئت أول دار من مكة سمعت غرفا بالدفوف والمزامير لعرس بعضهم فجلست أنظر فضرب على أذني فنمت فما أيقظني إلا مس الشمس فرجعت ولم أقض شيئا ثم عراني مرة أخرى مثل ذلك ثم لم أهم بعد ذلك بسوء." Na, anong ibig sabihin mga kapatid nun? Ito ay salaysay mismo na sinabi mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Sabi niya, hindi ko nasubukan ang anumang ginagawa ng mga tao noong noong tinatawag na sabihin natin. Okay? Marida, pakiano po yung ano nyo. Hindi ko nasubukan ang anumang ginagawa ng mga tao noong kapanahunan ng kamangmangan liban lang sa dalawang pagkakataon. Dalawang beses lang nangyari sa kanya yun. After that, hindi na nasundan. Okay? At yung dalawang beses na ito ay pinigilan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng makalangit na patnubay. At lahat ng iyon ay pinipigilan ng Allah sa pagitan ko at sa pagitan ng gawaing iyon. At pagkatapos noon ay hindi ko na muling ginawa iyon hanggang sa ihirang akong magdala ng kanyang revelasyon. Minsan, sinabi ko sa batang kasama ko na nagpapastol ng tupa doon sa mataas na bahagi ng Makkah, "Maaari bang tingnan mo muna at bantayan ang aking mga tupa? Bababa lang ako sa Makkah at maglilibang ako tulad ng paglilibang ng mga kabataan doon." So itong kasama naman niya sa pangamastol, tugon ng kasama niya, "Sige, pumunta ka. Ako ang bahala. Ako na yung bahala dito." Kaya naman humayo ang Propeta Salam. Humayo ako ng lakad hanggang sa makarating ako sa kauna-unahang bahay sa Makkah at nakarinig ako ng kantahan. Ayun, kantahan, dufuf, ika nga, mga sabi natin mga tambuli at mga drum na ginagamit nila sa kanilang kantahan. Tinatanong ko kung ano iyon. Sinabi nilang iyon ay kantahan sa kasal ni Pulano at saka ni Pulana. Naupo ako at nakinig hanggang sa nakatulog ako ng mahimbing. Nagising lang ako dahil sa sobrang init ng araw. Di ba? Hindi niya na malaya, wala siyang balak matulog, pero nung siya ay mag-umpisa ng makinig, bigla siyang inantok. Bigla siyang tinatawag na inantok. Sana all, no? Yung mga taong magnanais na nakinig na music, biglang antukin. Di ba? Hindi. Pero pag Quran ang pakikinggan, yun aantukin. Pero pag music, gising na gising. Subhanallah. Di ba? At yun ang katotohanan sa panahon ngayon mga kapatid sa panampalatang Islam. Di ba totoo yan? Pag Quran ang pinapakinggan, nakapakabilis na antukin ng tao. Okay? Lalo pa pag ang pinakikinggan ay mga tungkol sa mga lecture, kagaya halimbawa ng tungkol sa Islam, naku, sobrang aantukin yung tao. Pagdating sa mga bulyawan, pagdating sa tinatawag na mga music, ado, ang gising na gising, ado. Gising-gising na mambo ang kanyang ano, yung kanyang diwa. Diba? Hindi na aantukin. Subhanallah. So yun ang nangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nakatulog siya at hindi na namalayan niya on. Mahimbi ang kanyang pagtulog at nagising na lamang sa sobrang init ng araw. Ganun kapatid. Diba? At bumalik ako sa
ayun nga, bumalik ako sa kasamahan ko at tinanong ako at sinabi ko naman sa kanya ang nangyari. Pagkatapos ay nagpaalam muli ako isang araw, tulad ng ginawa ko noong una. Pumasok ako sa Makka at dinatnan din ako ng antok tulad ng nangyari sa akin noong una. Pagkatapos noon ay hindi ko na tinangkapang muli na gumagawa ng masama. Subhanallah mga kapatid, biro mo, ituturo niya na masama yun, pakikinig, sistem ba tayo, ika nga na, ang pakikinig ng mga bagay na ito isang kasamaan. Walang duda. Pakikinig ng mga walang kwentang bagay, pakikinig ng sabihin natin ng tawag dyan, no? Kaya ng mga lalo pat na ito ay music, o ano pa man, ito ay tinuturing na masama. Subhanallah. Kaya naman, isang salaysay ni Al-Bukhari, rahimahullah, si Imam Al-Bukhari nagsalaysay mula kay Jabir bin Abdillah na sinabi niya, lamma buniyati al-ka'batu zahaban nabiyo sallallahu alayhi wa sallam wa Abbasun yangkulani al-hijarata. Faqala Abbasun li nabiyo sallallahu alayhi wa sallam, ij'al, ki ij'al izaraka ala raqabatika yaqika min al-hijara. Fakharra ila al-ardi wa tamahat aynahu ila al-samai thumma afaqa. Faqala izari izari fashadda alayhi izara. Nang itinayo ang Kaaba, okay, nang itanayo yung tinatawag na Kaaba, ay nagtungo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at si Abbas, no? Okay, nagtungo ang propeta sallallahu alaihi wasallam at si tinatawag na Abbas na kung saan ay nagbubuhat ng mga bato. Sinabi ni Abbas sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilagay mo ang izar. Si Abbas ay mula sa mga angkil ni propeta sallam. Ilagay mo ang izar, ang ibig sabihin ng izar yun yung pangitaas na kasuotan. Ilagay mo ang izar mo sa iyong balikat para maprotektahan ka sa bato. At nang gawin niya ito, ay bumagsak siya sa lupa. At ang kanyang mga mata ay napatungo sa kalangitan. Nang mahimas-himasan siya, ay sinabi niya, ang aking kasuotan, izari, izari, ang aking kasuotan, ang aking kasuotan, ang aking izar, ang aking izar. Pagkatapos noon ay kanya nang hinigpitan ang kanyang kasuotan. At sa ibang salaysay, mula noon, ay hindi na nakita ang anuman sa pribadong bahagi ng kanyang katawan. Subhanallah, ganun na pangalagaan mga kapatid ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maliban lamang doon sa tinatawag na hadith, naalala ko yung hadith ni Uthman bin Affan, no? Na kung saan tinuturing siyang tinatawag na sabi natin na mahihiyain pati yung mga anghel na hihiya sa kanya. Okay? Na bago pa dumating si Uthman sa kanyang bahay, si Abu Bakar, nauna nang bumisita si Abu Bakar sa kasi Umar bin Khattab, na ang propeta sallam ay nakita, nakasalay, nakasaas sa tinatawag na hadith, no? Na nakita yung kanyang tuhod. Okay? So simply, kaya ang propeta sallam sa kasi yung connection ni propeta sallam kay Abu Bakar at kay Umar ay talagang sobrang pagkakapatiran. Ika nga, sobrang tinatawag. Kaya nga sinabi ni propeta sallam katungkol kay Abu Bakar, okay? Law attakhadtu rajulan khalila, Abu Bakar Khalila. Okay? Ibig sabihin, kung mayroon man akong ituturing na Khalil sa mula sa mga tao, ay ituturing ko si Abu Bakar na aking Khalil. So, pagka sa pagitan ko at pagitan niya ay kapatiran. Anyway, so yun mga kapatid. So, yun, nung bumisita muna si Abu Bakar, ay hinayaan ika nga ni Prophet Salam na yung tuhod niya, nakikita, yung tinatawag na sabihin natin tuhod niya, yung bahagi ng kanyang tuhod. Tapos, hanggang sa umalis si Abu Bakar, dumating sa Umar bin Khattab, tapos yun ang nangyari din, hindi hinayaan ng propeta Muhammad sallam, okay? Tapos, nung pagkatapos ni Umar ngayon, pagkatapos na natawag na ni Umar, dumating si Uthman bin Affan. Umalis si Umar, dumating si Uthman bin Affan. Tapos, si Uthman bin Affan, alam natin, nakasaad sa isang hadith na kung saan ay talagang siya mahiyain kumbaga. At nahiyas, dahil sa kanyang pagiging modest, ika nga, ay nahiya pati yung mga anghel sa kanya. Okay? Kaya yung tinatawag na Dhunurainain. Ibig sabihin siya yung nagtatangan ng dalawang liwanag dahil nga ang lahat na yun ang naging asawa niya, lahat yung dalawang anak ng Prophet ay naging asawa ni Uthman bin Affan. So yun, nung dumating si Uthman sa loob, ay bigla na lang tinabunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi kanyang tuhod. Tapos sinabi nung kanyang kasambahay doon sa loob, "Ya Rasulullah, bakit nung una si Abu Bakar at saka si Umar hindi mo ginawa yun? Bakit pagdating niya tinatawag ni Uthman ay ginawa mo yun?" Eh doon sinabi ni sallam na, "Bakit ako hindi mahihiya sa taong maging ang mga anghel na nahihiya?" 'Di ba? So, now dito, paano, di ba gat yung tinatawag na aura ng sabihin natin ng lalaki ay mula sa puso hanggang doon sa tuhod? Kaya sabi ng mga ulama, yan ay khas sa linabi sallallahu alayhi wasallam. Yan ay particular lamang kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Okay, anyway. So, yun mga sabi natin, yun nga, sa mula noon na hindi na nakita ang anuman sa pribadong bahagi ng kanyang tinatawag na katawan.
So ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kakaiba sa kanyang mga kababayan sa pamamagitan ng pagiging makapagpakumbaba, pagtataglay ng mga gandang pag-uugali at asal, syempre, pinatunayan niya sa kanyang sarili na siya ay isang huwaran ng sangkatauhan, pinakamabuti sa kanila sa pag-uugali, pinakamatulungin na kababayan, pinakamababang loob, pinakamakatotohanan sa pagsasalita at gawain, napakalambot ng puso, no? Pinakamaamo, pinakamaalaga sa sarili anumang sa anumang kalaswaan, pinakamapagbigay sa kabutihan, magiting, okay? Makatarungan, pinakamabuti sa kanyang gawain, pinakamahusay tumupad sa kasunduan, pinakamatapat at pinakamapagkakatiwalaan. Lahat ay pinaka. Okay? Lahat ng kabutihan, lahat ng pinaka pagdating sa kabutihan ay nasa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman mga kapatid, alam nyo ba na inilarawan ni Abu Talib ang kanyang pamangkin ng ilang mga salita, ilang mga pahayag, sinabi niya, siya ay katamtaman at may magandang hitsura. He's fair, di ba? Fair and handsome. Yan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Lahat na actually katamtaman. Sabi ng mga ulama, yung kanyang sabihin natin, yung kanyang kulay, katamtaman, hindi maputi at hindi rin maitim. Nasa katamtaman. Okay? Yung kanyang yung shoulder niya, yung balikat niya, hindi gaanong malaki at hindi gaanong maliit, lahat ay katamtaman talaga. Yung physique, yung kanyang ano, yung itsura talaga niya physically katamtaman, di ba? At lahat yung broad ng kayong kaluwagan ng kanyang dibdib, hindi siya maluwag, hindi siya din makipo talaga. Ang lahat ay tinatawag na katamtaman. Yan ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At siya ay siyempre taglay niya ang tinatawag na sabihin natin ay magandang hitsura. Gwapo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula sa kanyang mukha, ang awa ay bumabagsak na parang ulan. Ganun ka mahabagin ang propeta ng salat at maawain ang propeta salam. At inapatunayan niyan, ika nga sa mga susunod na mga kabanata, kung paano siya talagang ano, magbigay at tumulong sa mga ano, sa mga mahihirap kawang gawa. Kahit pa siya ay papunta ng Hira. Okay? Siya ay isang kanlungan ng mga ulila at tagapangalaga ng mga balo. Yan ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga kapatid. Kaya naman, sa mga nakasaad sa tinatawag na sabihin nating hadith, no? Na sino man yung sino man yung tagapangalaga, no, supporter, ika nga sponsor ng mga ulila at mga sabihin natin ng balo ay ka ana wa kafil yatim, okay, wal armala kahata fil jannah, di ba? Sa ako at yung mga sponsor ng ulila at pati yung tinatawag na balo ay magkasama sa paraiso. Ganun mga kapatid ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Kaya naman tinagurian siya na siya ng kanyang mga kababayan na bilang al-amin. So siya ang nagbantag o nagbansag mismo sa kanya bilang al-amin, yung kanyang mga kababayan, mapagkakatiwalaan. Sapagkat nasa kanya ang mga magandang kalagayan, nasa kanya ang kalugud-lugud na katangian. Ayon kay Khadija radiyallahu anha, sabi niya, وَيَحْمِلُ الْكَلَّ وَيَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَيَكْرِئُ الضَّيْفَ وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. Sabi ni Khadija radiyallahu anha, pinanatili niya ang relasyong pagkakamag-anakan, di niya pinuputol yung kanyang ugnayang pagkakamag-anakan. Dinadala niya ang mga pasani ng mga mahihina, yung mga walang lakas. Tinutulungan niya ang mga mahihirap, mga nangangailangan. Tinatanggap niya ng maayos ang mga panauhin. At tinutulungan niya ang mga naaapi para sa katotohanan. Yan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun mga kapatid, okay? Ganun ang buhay, ika nga ang buod na ugali ika nga ni Propeta Salam bago pa siya nahiram bilang isang propeta, bilang tinatawag na sugo at propeta ng Allah. So bilang pagtatapos dito mga kapatid, ay inshallah ay tunghayan natin ang mga sabihin natin, ang mga aral at mga moral bago tayo dadako sa isang kabanata, sunod ng kabanata. Tunghayan natin yung mga aral at saka moral mula sa Propeta Muhammad Salam bilang siya ay nasa kabataan at sa pagiging propeta niya. Okay? Hanggang sa pagiging propeta. Okay, una, siya, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nasa kanyang kabataan, which is 4th or 15, okay, sa ibang salaysay, sa panahon na naganap ang labanan ng Fijar. Dahil siya ay gumaganap ng isang napakaliit na papel at ito ay ang pagkuha ng mga palasyo. So, yun yung mga nagiging papel ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, kaya naman, siyempre, yung papel niya ay umaangkop lamang sa kanyang edad. Umaangkop sa kanyang tinatawag na edad. Na kung saan, ayon sa iba mga salaysay, ay 14 or 15 years old
yaon mga kapatid. So yan ay siyempre kabutihan dahil pagprotekta ika nga sa katotohanan at the same time ay pagprotekta sa tinatawag na sabihin natin ay pangangalaga kumbaga sa tinatawag na lahi. Then of course ay nadama ng propeta Muhammad sallam ang karangalan na lumahok sa Hilf al-Fudul, alam natin yon, no? Dahil ito ay isang alyansa at ito ay pagkakaisa batay sa pagtatag ng katarungan at hustisya. So, isa sa mga aral na makuha natin dito na huwag natin palampasin na tayo ay maging involved ika nga sa kabutihan lalo pat ito ay may kaugnayan sa kapakinabangan at kabutihan ng pangkalahatan lalo pa sa komunidad, di ba? So, tayo ay i-involve natin ang ating mga sarili. Mag-participate tayo mga kapatid kasi kabutihan naman yan para sa pangkalahatan. Okay? At yan ay ginawa mismo ni Propesa lang. Basta ito ay laban ika nga sa hustisya at ito ay laban sa tinatawag na injustice bagos ito ay pagtatag para sa ng katarungan at hustisya at pagkakaisa at the same time ay ito ay sabihin natin ito ay ang objective ika nga layunin ay para sa kabutihan. Then of course ay pangatlo, kinakailangan sa isang lipunan na protektahan at pangalagaan ang mga mamamayan nito mula sa mga kawalang katarungan. So yun talaga yung sabihin natin na papel natin. At bilang minority, kumbaga, lalo pa sa Pilipinas, o maging sa atin, ika nga, by our own, by our yung nga, little ways, kumbaga. Okay? So, kahit pa sa ating maliit na kaparaanan o murang kaparaanan, we can contribute actually sa society natin paano mapangalagaan ang injustice. Magsimula tayo unang-una sa ating mga sarili. Then after that, sa involved, sa mga taong involved sa atin, konektado sa atin. Kasi once nakapagsinimulan natin mula sa ating mga sarili, mula sa maliit na bahagi ng ating buhay, sa loob ng ating pamilya, sa loob ng ating bahay, di ba? Then, ito ay ano, kung bawat isa sa atin kapag ito yung practices, subhanallah, ito yung manganganak na manganganak at ito ay lalawak na lalawak hanggang sa yung mga tao ay masasanay na, kumbaga, at ma-adapt na yung ganitong klase ng tinatawag na ano, okay? Yung pangangalaga, yung sa tinatawag na injustice, di ba? Simulan sa ating mga sarili na hindi pwedeng i-welcome yung tinatawag na kawalan ng hustisya at pakatarungan, mga kapatid, di ba? So, kasi yun magsisilbing dyan talaga, magsisimula yung pangalaga sa mga tao mula sa tanataw na kawalan ng katarungan. So, magsisimula talaga sa ating mga sarili din bago yan sa pangkalahatan. Then, of course, ganun din mga kapatid, ang propeta Muhammad sallam, tulad ng lahat ng iba pa mga propeta, ay nag-aalaga ng mga tupa. At alam natin na mayroong mga napakalaking ambag, kumbaga, sa ating mga sarili, kung bakit kapag tayo ay nag-aalaga ng tupa. Diba? At yan ay gawain mismo ng mga propeta. Yan ay trabaho mismo ng mga propeta. Kaya naman kapag nag-alaga ka ng tupa, mashallah, ay nagtatrabaho ka ng trabaho ng makapropetang trabaho. Mashallah, tawarakallah. Then, of course, ang pagiging mamastol kapag-alaga ng tupa ay nakakatulong sa pagbuo ng mga katangian tulad ng pasensya, tulad ng sabar, pagtitimpi, tulad ng kababaang loob. Diba? Kasi alam naman pag matigas yung ulo ng kambing, alam naman makipagtalo ka sa kambing. So, yan ay isang nagsisilbing tinatawag pagpapakita ng kababaang loob, di ba? Responsibilidad at pananagutan. At katapangan, syempre. At gayon din awa, habag at kakayahang harapin ang mga paghihirap at pagsubok. Totoo yan. Kaya kahit dito sa mga disyerto makikita mo yung mga makikita mo yung mga nangangalaga ng tupa, yung mga lalo pat mga Sudanese, no, at iba pang mga lahi, mashallah tabarakallah, di ba? Ay sila ay talagang ay napaka gentleman, di ba? Sila ay mababa yung loob, di ba? Napaka humble nila. Then of course, magmataas ka pa na ganoon lang ang trabaho mo, mataas ka pa talaga. Anyway. At of course, ang mabuting pag-uugali, at of course, pagka makatuwiran at pagka makatarungan, ang unang dapat hanapin ng tao sa pag-iisang dibdib. Diba katulad nangyari kay ginawa ni Khadija radiyallahu anha na dahil sa nagustuhan niya si Propeta Islam dahil sa kanyang mabuting pag-uugali. Dahil sa kanyang character ika nga at righteousness. Diba? Kaya naman bilang tayo mga kapatid, ano ang tinatawag na sabihin natin aral sa likod nito? Ang aral sa likod nito ay huwag natin i-priority. Kapag tayo ay naghahanap ng mapapangasawa, Johnny,
Huwag mong i-priority yung tinatawag na kagandahan, kapatid. Okay? Di ba? Hanapin mo yung mayroong maganda yung pag-uugali. Mashallah, tabarakallah. Yung mabuti ka nga. Tulad nga na, kung nasasabi lagi ng mga nagli-lecture, ang magsisimula ang totoong madrasa sa pagpili, ika nga, ng mapapangasawa. O para gusto mo maging mabuti yung anak mo, kailangan ay piliin mo yung mabuting magiging ina ng anak mo. You know? Okay, wag yung puro pulang lipstick, Johnny, ang ihahanapin mo. You know? Hindi yung namumula yung... Yes, totoo yan. Maganda na siya, nasa kanyang iman pa, tapos yung kanyang angka na pinagmulan ay di basta-basta, mayaman pa, hindi ikaw na, mashallah, tabarakallah. Okay? So, pag ganun, ay talaga mapalad yun, kumbaga. Hindi kasi, kamarami nga sa mga brother natin, ang inuunang tinitingnan, yung mamula-mula yung aping, mamula-mula yung cheeks, tapos mamula-mula yung labi. Okay? Subhanallah. Tapos yung mga, ano pa, hindi pa dyan, kailangan balingkinitan, kailangan perfect yung tinatawag na size, mga ganun bagay. Subhanallah, tawa. Subhanallah. Kukulubot din yan, tandaan natin yan, at the same time, tataba din yan. At the same time, sa mga sister din, hindi naman lang sa mga brother ito, sa mga sister din, diba? Dapat tingnan nyo rin yung tinatawag na mapapangasawa ninyo. Diba? Hindi yung purki na nakita ninyo na six-packet bang tawag dyan? O kaya mga barbell, nag-ano na, malakas, something like that. Diba? O nag-ano nang, nagdala ng truso. Ang galing-galing niya. Hindi purki na, no? Subhanallah. Diba? Hindi purki tisoy, guwapo, balingki, ang tawag dyan, makisig, ano pa man, talk, dark and handsome, ay mabibighay na kaya gayon. Walang, I mean, as a human, well, of course, na-appreciate natin yung mga ganun mga bagay. Ika nga, namangha tayo, may mga insecurity, mga ganun. Ay, kasi tao tayo eh. Pero wag naman sanang gawin nyo isang digan, ika nga, saligan ng isang tao na ito'y magiging, ano niya, hahanapin niya para sa kanyang mapapangasawa. Okay? Bagus, yun na dapat yung tinatawag. Parang ano na ba? Parang, ano yung tawag dyan? Parang bonus na yun, kumbaga. Pag meron siyang physical looks, ika nga, I mean, dagdag bonus na yun, mga kapatid. You know? Pero, dapat isaalang-alang, ika nga, yung good character in righteousness. Diba? So, pag nandyan sa sayo, mashallah, mabuti pa yung pag-uugali niya, isa siyang mabuting tao, may meron siyang takwa sa Allah subhanahu wa ta'ala, tapos good looking, mashallah. Talaga masabi na talaga na sana all. Okay? Yun talaga yung mapapasana all ka. Okay. Tandaan mo yan, Johnny, ha? Okay. Okay, pangpito, pinagpala at pinagkalooban ng Allah ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng isang huwarang asawa kay Khadija na nagawang tumayo sa tabi niya ng may pananampalataya at katatagan. Sana all, katulad ni Khadija. Diba? Mga ganong mga sabihin nating ano. Sana all, pag sagutin ng mga babae, sana all, kagaya ng propeta. Ang hirap maging sabihin natin na wala ka nang mahahanap na katulad ng propeta, of course, at wala ka na rin mahahanap na kagaya ni Khadija radiyallahu anha. Diba? Pero at least nagiging, yun na nagiging pattern natin ba? Yun na nagiging sa, ano ba, nagiging reference natin na bilang ano, alam ba sa mga kababaihan, hindi maaari na maging idolo ninyo si Marian Rivera, si Shakira, sino pa ba? Si Dulce and Givana, Dulce ba yun? O sino pa ba? Sino pa ba yung mga karakter na yan? O sino pa ba na mga ano? Sarang, Pacquiao. Pani Pacquiao. Si Ivana. Si Ivana, di ba? Ang daming na humaling kay Ivana. Oh, Aulubillah, iyadang billah. Di ba? Subhanallah. Okay? Pwede na mapalakas. Yes, pwede na kapatid, okay? Pwede kang paalam. Pwede ka nang humayo. Layla Dilima. Uy, wag ka naman ganyan. Nakakulong na ngayon tao. Anyway. So, yun mga kapatid ha. So, yun yung sabihin nating ano. So,
yung hindi ano doon, I mean, subhanallah, at least sila yung nagiging pattern natin. Alam mo, sa kababaihan, nandun si Khadija. Papaano ba sumuporta si Khadija pagdating sa tinatawag na kanyang asawa, pagdating sa da'wa, pagdating sa mga, sabi natin, mga plataforma na napakaganda, ika nga. Ganun, ang nangungunang sumuporta ay walang iba, sa Khadija. Matutunghayan natin yan sa pagbaba ng unang revelasyon, papaano niya sinuportahan si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Subhanallah. At nang narit pa nito ay walang iba kundi si Aisha radiyallahu anha. Diba? Yung nagnarit ng hadith na yaon. Kaya naman, at yun nga, at hindi talaga ano, yung suporta ni Khadija, hindi matatawaran. Okay, Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kaya naman, lagi na, lagi niyang binabanggit, kahit pa nung wala na si Khadija, ay talagang hindi maiwasang banggitin at ibantayog ni Prophet sallam si Khadija. Okay, maging sa tinatawag na ano, maging sa harapan ni Aisha radiyallahu anha. Diba? Sapagkat, ang daming kabutihan, ika nga, nang patunay lamang na yan ay hindi ibig sabihin na ano, inano doon yung, invalidate natin yung feeling ni Aisha radiyallahu anha. Kasi maging siya mismo ay nag-react mismo kay Propeta sa niya. Yan po, pwede ng Allah, patay na siya, nandito ako, buhay pa. Bakit mo binabanggit yung buhay, patay na? Okay? Kulang pa ba ako? Pangit ba ako? Nagkabalik-baliktad ba ako? Anyway, hindi naman ginanong, hindi naman yung ginasinabi ni Aisha radiyallahu anha. Pero siyempre, yan ay isang patunay, ika nga, na hindi basta-basta nawawala yung kabutihan ng isang tao. Diba? Hindi basta-basta isinawalang bahala, kumbaga. At yan ang Propeta Islam ay tumatanong siya ng utang na loob. Ika, kahit pa yung tao na ito wala na sa kanyang paningin, tinatanong niya ano ng utang na loob. Hindi nawawala yun, ika ngayong kabutihan sa kanya. Lalo pat ang kanyang asawa. Okay? Kaya bukod noon, sabi na Aisha, bukod noon, hindi na ako talaga nagsiselos dahil sa bagay na. Kasi sobrang, walang ibang pinagsiselosan si Aisha radiyallahu anha sa lahat ng mga asawa, bukod kay Khadija radiyallahu anha. At of course, ang pagkamatay ng mga anak ng Propeta Muhammad sallam ay isang pagsubok, ngunit ipinapabatid sa atin na ang pamumuno sa relihiyon ay hindi minana o naipamamana. Okay? Hindi na mamana at saka hindi na ipamamana kailanman. Dahil yan ay bagay na mula sa takda at criteria na alinsunod sa tinatawag na sharia. Okay? Ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay gumamit ng karunungan sa pag-aayos ng hindi pagkakaunawaan tungkol sa Al-Hajar al-Aswad, at bilang resulta ito ay nakatulong upang maiwasan at maibsan ang pagdanak ng dugo, na kung saan ito yung pinakamalaking problema noon na inaharap ng mga Arabo ay ang pagdanak ng dugo. At yun nga ay kinakailangan sa isang tao ay gumawa, lalo pa sa isang leader, no, ay kailangan ay gumawa ng isang, sabihin natin, isang programa, kumbaga, at solusyon, at wag mag-focus sa tinatawag na problema kundi mag-focus sa solution, sabi nga nila. So kailangan gumawa ng paraan upang maibsan o kaya sabihin natin ma-resolve o mapigilan yung tinatawag na bagay na hindi maaring naranasin ng tinatawag na community. Then of course, ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Rasulullah ang karangalan na ayusin ang hindi pagkakaunawaan at karangalan ng paglalagay ng sagradong itim na bato sa tamang lugar. At yan ay karangalan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noon pa man. Siya yung pinili, kumbaga, na kung saan ay maglagay ng, sabihin natin, ng Hajar al-Aswad sa tamang lugar nito, di ba? Na kung saan until now yung Hajar al-Aswad ito ay parang symbolic na ito, mga kapatid, sa pananampalataya ng Islam. Mula pa ito sa Sha'airul Islam, yung Hajar al-Aswad, at hindi mawawala yan. Marami na nagtangka kagaya ng mga Fatimid dynasty. Mga Fatimid yun ay talagang ninakaw nila yung Hajar al-Aswad, dinala doon sa Al-Aqsa. Okay? Mga ilang taon ay nanatili sa kanila para lang maangkin nila yung, alam mo yun, dahil sa karangalan na ito, dahil sa bato na ito. Subhanallah. At atid nila kung gaano kahalaga yung bato na yan. Kaya ang ginawa na ninakaw nila, at doon ay pinagtatamasahan nila doon kung anong ginagawa nila doon, nagtatabarok sila doon, yadan billah. Subalit ito yung nabawi din, at alhamdulillah, at hindi pinahintulutan ng Allah na ito ay tuluyang mawalay mula sa lugar mismo na kinalasasadlakan ito. At yan ay dahil sa yung lugar mismo na yan ay naglagay mismo diyan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pamagitan ng kanyang mga kamay. Gayun din, mga kapatid, ay bilang panghuli, no? At ang pag-aayos sa problema ng Hajar al-Aswad ay isang halimbawa kung paano naresolba ng Propeta sallam ang mga problemang kanyang hinaharap sa kinapinakamahusay at pinaka-practical na paraan. So walang problema na gumamit tayo ng practical na pamamaraan. Lalo pa sa mga bagay-bagay na ito ay makakatulong, kumbaga, sa kabutihan, you know? So sa Islam, hindi ito
sabihin natin pinagbabawal na gumamit ka ng mga practical na kaparaanan. No? So may time, practical na tayo eh. So, ganun talaga. Ang professor ay gumagamit din ng practical na kaparaanan, mga kapatid. At yan ay inaprubahan ng Sharia. At of course, ganun din, ang Propesa Salam ay kilala sa kanyang pagiging totoo at pagiging mapagkakatiwalaan at sa pangkalahatang natatanging katangian, moral at saka asal. Diba? So kung meron man tayo, kung tayo man ay kilala, makilala tayo, sikapin natin na makilala tayo sa pamamagitan ng kabutihan. Hindi yung makilala tayo sa pamamagitan ng sabihin natin ng kasamaan, paglabag, pagsuway sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat kung makilala man tayo, kahit hindi natin gusto, makilala tayo, at least nakilala ka sa pag sa ano ng umma, nakatulong ka sa umma Islamiya, nakilala ka sa paglaganap ng sabihin natin ng kabutihan, pagdawa, nakilala ka sa sabihin natin ng tawag dyan, pagsunod, ika nga, pagpromote, ika nga, ng Islam, diba, sa anumang kaparaanan. At yun ang dapat nating pagsusumikapan bilang tagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi hindi natin kayang iadap ang lahat ng katangian na meron ng Propeta sallallahu. We cannot do that. Walang tinatawag na sabihin natin, walang sino man ang kayang gumaya 100% na kagaya ni Propeta Muhammad sallam pagdating sa pag-uugali. Kailanman. At pagdating sa ibada, walang sino man ang pwedeng makagaya sa kanya. Kaya sa anumang tinatawag na aspeto na ipinagkaloob sa atin ng Allah na ito'y mabuti, pag-igihan natin 'yon, 'di ba? Pag-ibayuhin natin 'yon, 'di ba? I-develop natin 'yon, ika nga, 'di ba? Pag-igtingan natin 'yon, mga kapatid. Baka sakaling yun ang magiging dahilan upang tayo mag-exile, ika nga, sa kabilang buhay. At gayon din, mga kapatid, iningatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, iningatan ng Allah ang propeta masallam na malaya mula sa anumang kaugnayan sa paganismo at shirk at naging sanhi ng pagkapuot niya sa mga ito sa tanang buhay. So yun. So kapag tayo ay ang aral na maaaring makuha dito, mga kapatid, na kapag nakamuhi tayo ng sa ating mga puso ng gawain ng kufur at saka shirk, magpasalamat tayo sa Allah dahil pinangangalagaan ka ng Allah. Pero once na kapag hindi tayo nakaramdam ng guiltiness, ika nga, ng pagiging guilt sa ating mga puso, doon sa mga bagay na ito ay kufur, masama, paglabag sa Allah, shirk, abay, may problema ang iman natin. Diba? Meron, tatatang na problema yung iman natin at tayo ay malayo sa pangangalaga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya naman, ay narapat na paramihin natin yung tinatawag na pag-istighfar, paghingi ng kapatawaran sa Allah at gabay. Gabay sa Allah Subhanahu, gabay ng Allah mula sa atin, gabay ng Allah sa atin. At bilang panghuli, mga kapatid, ang pagmamahal sa pag-iisa, ang seclusion at pagsamba ay kabilang sa mga paraan na inihanda ng Allah ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa pagiging propeta. At yun ay kabilang sa mga sabihin natin plano ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kay propeta Muhammad upang siya ay maghanda sa susunod na kanyang mga sabihin natin mga responsibilidad, mga dakila at napakalaking responsibility. Kaya naman, pag ikaw ay naka-experience ng mapag-isa, mahilig kang mag-isa at mahilig kang magmuni-muni, okay? At ikaw ay palasamba at the same time nagmumuni-muni ka palagi, mahilig kang mag-isa, kapatid, hintayin mo, baka may dumating na revelation sa iyo. Joke lang. Okay. Baka ikaw ay susunod na propeta, ayan. Anyway. Okay. So, dyan po mga kapatid, ang nagtatapos yung ating tinatawag na Sira Nabawiyah, inshallah. Then, susunod ay next week ay pag-usapan natin ang mga yung dalawang panahon ng buhay ni Prophet, panahon sa Makkah at panahon ng kung saan ay sa Medina, inshallah. So, Allahu alam bisawab, subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.